Good day, everyone. This is the first recorded lecture of Operations Research 2. This is about network optimization models. So, pwede niyong sundan ako dito sa pinagkuhanan ko ng reference. Ang OR2 lecture reference PDF na ating in-upload sa ating Google Classroom. So, dito tayo kumuha sa network optimization models. So, pages 405 ito. Ito nagsimula, so pwede kayong mag-refer doon. Alright, so as introduction, networks arise in numerous settings and in a variety of guises. So ang mga tinatawag na networks ay marami siyang applications. Makikita nga yan sa transportation, di ba? May nakarinig na kayo ng transportation network, electrical network, and communication networks. Okay? Pervade our daily lives. Ibig sabihin, nasa pang-araw-araw nating buhay yun. Okay? Kumbaga, nararanasan natin yan, hindi lang natin nalalaman na kinukonsist pala ng network itong mga systems na to. Okay? Systems of network. So, network representations also are widely used for problems in such diverse areas. So, ginagamit din yung network sa mga problem na nag-a-arise dito sa mga diverse, ibig sabihin sa mga malalawak na areas na to, ng production, distribution, project planning, facilities location, resource management, and financial planning. Okay, so hanggang sa financial, kasama yung network. To name just a few examples, so marami pang iba. In fact, a network representation provides such a powerful visual and conceptual aid. So, powerful siya kasi more on visualizing kasi ito, visualizing the system. Kasi kapag na-represent mo yung mga processes through networks, makikita mo, powerful tool siya. Mabivisualize mo yung mismong flow ng process. Okay? Kaya nga nakatulong siya dito sa portraying the relationships between the components of systems. Ayun, makikita mo na yung mga interfaces, kung paano ba nagkaka-connect-connecta yung mga processes through this network aid. That it is used in virtually every field of scientific, social, and economic endeavor. So imagine from scientific, social, and economic, widely used ang network. Okay? So ano-ano ba yung mga terminologies dito? So define natin una yung network. Consists of a set of nodes. So, yung nodes na yun, yun yung mga bilog, okay, na makikita nyo sa networks. And a set of lines or arcs. Pag sinabi mo kasing lines, yung nagkoconnecta sa mga nodes, tinatawag yung arcs. Connecting certain pairs of the points. So, jump tayo dito sa example. Ayan. So, dito sa example natin, pinapakita dito yung distribution network for Distribution Unlimited Company. Yung company na yun, okay? So, itong mga bilog na to, A, B, C, D, E, yan yung mga nodes. Tapos, yung mga nagkoconnecta sa kanya, yun yung tinatawag na arcs. Okay? So, terminologies ulit. So, ano ba yung directed arc? A flow through an arc is followed in only one direction. Okay? So, ito siya yung mga lines na merong arrow in one direction lang. Okay? So, directed yun. Directed arc ang tawag na. Halimbawa, directed arc AC. Okay, kasi one direction lang eh. Kasi may mga instances din na two-directional. Okay? So, next, direction. So, is indicated, yun, na-indicate siya nung arrowhead. Okay, kung saan nakaturing arrowhead, doon yung direction. Okay? So, when a directed arc is labeled by listing two nodes, it connects. So, nilalabel natin siya sa pamamagitan ng yung dalawang node na kinoconnect niya and with respect sa direction. Halimbawa, ito, ililabel natin to AC, okay? Kasi mula sa A, papuntang C. So, ganun yung paglilabel niya. Siyempre, pag binaligtad mo naman, magiging CA, okay? Next is yung undirected arc. So, kabaliktaran lang siya ng directed if flow through an arc is allowed in either direction. Okay? So, sometimes called as links. So, tinatawag siya ng links. Eh, pag ganun, syempre, meron siyang dalawang arrow. So, a path between two nodes
is a sequence of distinct arcs connecting these nodes. Okay, halimbawa na lang, pag pinakuha yung path papuntang A to E. So, ano ba yung path na yun? So, A, C, E. So, yun yung magiging path niya. Okay, papunta doon. Direction papuntang A to E. So, next. The terminology is continued. Directed path. Okay, so parang directed arc din yan. Okay. So, from node X to node Y is a sequence of connecting arcs. So, pag sinabi mong node X, yun yung pinagmulan. Yung node Y naman, yun yung destination na node. So, sequence sila ng connecting arcs whose direction, if any, is towards node Y. So, papunta siyang, yung direction niya, syempre, papunta dun sa destination sa Y. So, that flow from node X to node Y along this path is feasible. Okay? So, mamaya makikita nyo yung tinatawag rin nating undirected path. So, ano may undirected path? From node X to node Y is a sequence of connecting arcs whose direction, if any, can be either toward or away from node Y. Ibig sabihin, pwedeng palayo kay node Y. Okay? Ibig sabihin, bumalik doon sa origin. Pwede yun pag yung undirected path. Okay? Next, terminology is cycle. A path that begins and ends at the same node. So, example ng cycle ay ito, yung cycle DE. Kasi, mula kay D, pumunta kay E, tapos mula kay E, pumunta kay D. So, mayroon siyang cycle. Okay? So, next, connected network. So, every pair of node is connected. So, pag chinek mo to, kada pair ng node ay connected. So, walang disconnected node. Okay? Kasi lahat naman yan connected dito sa network. Walang nahihiwalay. So, last is yung spanning tree. A connected network for all n nodes that contains no undirected cycles. So, example naman yan ay ito. Ito yung mga example nun. Yan. Example ito ng mga spanning tree. Yan. Example of growing a tree one arc at a time. Okay? For the network in figure 9.2. So, dito sa kanina. So, paano tayo gagawa ng tinatawag na spanning tree dito sa network na ito? So, ito yung steps. Okay? So, yung una, syempre, lalagay mo muna yung mga nodes na walang mga lines o yung mga walang arc dito sa letter A. May kita nyo yung mga nodes na yon. So, ito, next, B. A tree with one arc. So, kinonsider na ito at is a tree. Ibig sabihin, meron siyang isang arc lang or isang line. Okay? Next, ito naman, letter C. A tree with two arcs. So, dalawa na yung arcs niya. Okay? A, D, and D, E. Next, letter D. A tree with three arcs. Ayun, tatlo na. Okay? A, D, D, E, tsaka C, E. Next, letter E. A spanning tree. O, ito na yung spanning tree na tinatawag. Mula dito, kay B, C, E. So, pansin nyo guys, directed siya. Okay? Mula dito sa side na to, papunta dito sa destination. Mula sa side na to, papunta sa destination. So, bakit hindi isinama ang ito, yung pinakahuli? Itong A to B. Tsaka itong A to C. Okay? Tsaka yung E to D. So, ito lang yung lumabas. Oh. A, D, tapos D, E, tapos B, C, C, E. Kasi nga naman, dun sa definition ng spanning tree, a connected network for all n nodes that contains no undirected cycles. Kasi naman, pag sinama natin itong AD, okay, AD, tsaka itong ED, okay, AB, tapos itong ED, magiging undirected cycle na siya. Okay? Kasi marami na siyang direction eh. Okay? May pumunta dyan, may pumunta dito. Kasi ang definition kasi ng spanning tree, directed lang, so one way lang kumbaga. So mula dyan, papunta dito, punta dito. Mula kay A, papunta kay D, papunta kay E. So dito lang, mula kay B, papunta kay C, papunta kay E. So directed lang. Yun yung definition ng spanning tree. Kaya ito yung lumabas. Okay? Yung letter E. So, punta na tayo dito ngayon sa
unang method, yung shortest path method, na apply natin sa shortest path problem. Okay? So, the following network shows a road system of a park. So, pinapakita daw nitong network na to, pinapakita niya yung system, road system, okay, ng isang park. The problem is to determine which route from park entrance to station T has the smallest total distance. So, yun yung problema. At dapat alamin natin yung route, okay, yung route na mula kay entrance dito kay O, okay, papunta kay T. Okay? Para daw yung operation ay para dito sa operation na to ay maging optimal. So, ano ba yung sinasabing trams? Yun yung mga rail vehicle. Okay? Kung nakita na kayo ng mga rail vehicle, sabihin nasa relays, mga tren yan, trams. Okay? Pero maliliit lang yan kasi nasa ano eh, nasa park eh. Kumbaga, ang purpose niyang mga trams na yan is para i-tour yung mga visitors. Okay? So, given network is an undirected and connected network. So, undirected siya kasi yung mga lines dito ay walang arrows, okay, sa given na to. And connected network siya kasi lahat ng nodes ay connected. And with special nodes, yung origin at saka destination. Ang origin ay yung O at saka yung T naman yung destination. Okay, associated with each of the links. Sabihin yung mga lines dyan, okay? Meron silang mga non-negative distance. Siyempre, distance yan. Yung mga numbers na nasa line, yun yung distance. So, dapat na negative kasi wala namang negative distance. Okay? Okay, so ito yung solution. So, yung una ay OA kasi nga, ang mababa sa pagitan ng 2, 5, and 4 ay 2. Kaya OA yung pinili. Ito. Okay? Next is, ang kinonsider ay OC. Yan, O to C, 4 yan. Tapos, A to B. So, A to B, ito ay 2. Okay? So, ang pinanggalingan ng OC ay OC kasi wala pa mula sa origin yun. Kaya 4 yun. Yan, 4. Tapos, ang pinanggalingan naman itong AB ay OA. Kaya nga pinag-plus yung 2 plus 2. Kaya naging 4 yan. Okay? So, since pareho naman sila, 4 and 4, kaya sila na yung kinonsider dito, yung dalawa. Yung O, tsaka OC, tsaka AB. Okay? Next naman is, na kinonsider ay AD. So, AD ito, yung 7. Tapos, ang pinanggalingan niya kasi ay ito, yung 2. Kaya naging 2 plus 7, naging 9. Okay? Tapos, sumunod yung BE. Ito, BE, 3 siya. Okay? Sa pinanggalingan niya ay 2 and 2 and 2. Okay? Kaya naging 4 yun. Kaya 4 plus 3, 7. Kaya naging 7. Okay? Next naman is CE. Ito namang CE, yung 4. So, pinanggalingan nito ay ito, yung 4 dito. Kaya 4 plus 4, kaya naging 8. So, ang pinakambaba dyan is yung 7. Okay? Kaya nga sinelect yung BE. Okay? Next, ito naman yung AD. So, kinonsider ulit yung AD. So, alam na natin yan, 9 yan, mula 7 and 2. Tapos, sunod, BD. So, BD naman, ito 4. Pinanggalingan niya kasi ay 2 and 2. Okay, kaya 4 plus 4, 8. So, sunod, ED. So, ito naman, 1. Ang pinanggalingan naman niya ay 3. Okay, ang galingan niya ay 3, tapos 2, and 2. Kaya nga 7 yun dito. Kaya 7 plus 1, 8. So, ano pinakamababa? Parehong mababa ito, yung dalawang 8. Kaya pinili yung BD, tsaka ED. Okay? So, ganun lang. Pipiliin lang yung pinakamababa. Sumunod doon ay yung D, tsaka T. Itong DT, meron siyang 5. So, ang pinanggalingan niyang DT na yan ay ito yung itong 4 na to, itong 2, and itong 2. Okay? So, 8 yun lahat. Kaya 8 plus 5, 13. Sumunod naman is yung ET. Ayan, 7 yan. So, ang pinanggalingan ng ET na yan ay itong 3, 2, and 2. Kaya 7. Ito, 7.
Kaya 7 plus 7 ay 14. So, ano mas mababa? 13. Kaya ang pinili ay dt. Okay? So, lumalabas dito, yung naging shortest path ay yung path na merong 13. Okay? So, nagsimula sa O, papunta kay A. Okay? Tapos, sumunod A, papunta kay B. Okay? Sumunod ay B, papunta kay D. Okay? So, 2 plus 2, 4 plus 4, 8. And D, papunta kay T, plus 5 ay 13. So, yun yung shortest path na pinili. Okay? Kasi yun yung pinamababa, yung 13. Okay? So, other applications ng shortest path method or problem. Ito yun. Minimize the total cost of a sequence of activities. Ibig sabihin, yung mga lines doon, hindi lang distance yung pwede niyang ma-represent, pwede rin cost. Okay? As minimize the total time, so pwede rin time din yung maging representation ng mga lines. Then both minimizes the total cost incurred and minimizes the total time required. So kung dalawa yung given sa isang line, cost and time yun, pwede. So particularly ito yun sa vehicle routing. So pag nagra-route ng mga biyahe, okay? So halimbawa napunta kayo sa trucking industry, pwede nyo magamit ito, shortest path method. Okay, i-reroute nyo yung mga truck, okay? Mga tracking ng company. Ito na, network design problems. So, pag sinabi mo kasing network design problems, marami yan. Meron yan sa electrical networks, transportation networks, okay? So, yun yung mga other applications. Hindi lang puro distance. Next, so paano naman ginagawa ito sa Excel? So, ganito yung steps niyan. So, dito sa Excel, ayan, type nyo lang yung from to. Okay, mga connections. O to A, O to B. Okay? Tapos, ito, buray mo natin kasi ito yung magiging sagot eh. So, papakita natin. Ito, blanco lang yan, yung on route. So, highlightan nyo na lang kasi yun yung magkakaroon ng values mamaya. Tapos yung distance, yan, distance from O to A, yung naka-label, O to B, lagay nyo lang dito yung distance. Next is yung node. Dito naman yung magiging constraint kasi to. So, lagay nyo lang lahat ng nodes, yung O to T. Okay? Tapos net flow. Yung net flow, meron siyang formula. So, take note nyo itong formula na ito. Yung formula na ito ay sum if. Okay? So, type nyo lang sum if. Okay? Tapos, meron dyan lalabas. Itong una, yung tatawag na range. Okay? Ang isi-select nyo dyan is yung from. Okay? Select mo hanggang dyan. From. Tapos, kailangan mong i-F4 kasi gagalaw yan eh. Pag drinag mo kasi dito yan, idadrag natin mamaya pababa hanggang dito sa T. Okay? Gagalaw yan. Kaya kailangan F4. Pagkatapos mo F4, yan. Pagkatapos mong i-F4, comma, kasi may comma yan, range comma. Tapos ang iseselect mo dyan ay itong node O. Okay? So, yung node O ay nasa cell F4 siya. Kaya yan o F4. Okay? So, yung magiging criteria. Tapos, comma ulit. Ang pipiliin mo naman dito ay yung C4 hanggang C17. So, ito C4 and C17. So, itong blanco, sasama mo. Tapos yan, pansin nyo, naka F4 din yan. Pipindutin nyo yung F4. Okay? Para hindi rin gumalaw. Kasi gagalaw yung mga yan kapag hindi mo pinindot yung F4. Itong cell F4 na yan, okay lang yan. Hindi mo pindutin yung F4 kasi okay, gagalaw talaga yan. Kasi habang dinadrag mo, dapat lang na gumalaw kasi para naman kay A, para naman kay B, para naman kay C. Ganun dapat. Okay? So, itong dalawa lang hindi pwede gumalaw. Itong range, tsaka itong sum range. Yung criteria, gagalaw talaga. Tapos, next, sa formula minus, so, ma-minus mo, sum if ulit yung formula. Okay? So, dito naman, ang isa-select mo para sa range ay yung B4 at tsaka B17. Ibig sabihin, itong nasa 2. Under ng column 2, yung B4 hanggang B17. Tapos, F4 mo ulit, comma. Tapos, yung criteria niya, ito pa rin si node O una. Yan. Kasi nasa cell F4 siya, kaya yan, naging F4 ito. Okay? Tapos, comma. Then, ang seselect mo dito ay, ito din yung naka-highlight. Okay? Si C4 hanggang C17. Tapos, don't forget na F4 mo yan para di gumalaw.
close parenthesis. Okay? Tapos, i-enter mo lang. Pagka-enter mo, idadrag mo lang yan dito hanggang sa baba. Okay? So, pansin nyo, yung mga formula hindi gumalaw, di ba? Ang gumalaw lang itong FT, itong ano, criteria. Kasi tama lang naman talaga. Kasi para dito yan eh, gumalaw eh. Okay? So, next, lagay mo lang dito equals kasi itong mga flow na to ay dapat equals dito sa supply and demand. Okay? Then, dito, walang formula yan. Ilalagay mo lang talaga positive 1 dyan. Ibig sabihin, may pumasok. Ibig sabihin, may pumasok na isang flow. Okay? Tapos, yung sa loob ng network, kasi pag sinabi mo kasi itong A hanggang E, yan yung mga in-between nodes. Kasi nasa between siya, in-between siya nung start and finish. Yung start and finish mo kasi yung O tsaka T. So, yung mga in-between nodes na yan, zero lang yan yung supply and demand. Kasi nga, pinagmaminus yung flow, inflow tsaka outflow. Okay? Kasi may papasok doon na isa. Siyempre, babalik din yung. Kaya magiging zero. Okay? Samantala naman yung sa destination ay negative 1 kasi nga kumbaga nagde-demand siya okay na merong pumasok na flow sa kanya. Okay? Dito kasi sa una kumbaga meron siyang capacity na isang flow na ipo-flow niya dito sa lahat ng to. Okay? Tapos dito ito yung nangangailangan ng isang flow kaya negative 1. Okay? Nagets ba't naging negative 1 'yon? Then ito yung objective natin. Yun yung formula niya. Sum product. Okay? So, gagawin mo sa sum product mo lang. Yung una, ito. Yung naka-highlight. Sumunod, ito yung distance niya. So, yun yung formula. Okay? So, pagkatapos niyan, ready na para natin, Excel solver. So, data. So, click yung solver. Okay? So, dito, yung set object, reset all muna natin. Dito sa set objective, ang i-select mo, syempre ito. Yan o. Yung total distance. Tapos, dahil nga shortest path ito, ang pipiliin natin ay yung mean. Okay? Sabihin, i-minimize niya. Tapos, dito naman sa by changing cells, ang i-select natin ay ito yung naka-highlight. Kasi yan yung magkaka-value eh. Tapos, mag-a-add constraints tayo. Okay? Add constraints lang. Okay, so dito naman, ilalagay mo sa cell reference ay itong net flow. Okay, itong may formula na to. Tapos, dahil nga equals yung pagitan nila, equals lang dapat ito. Tapos, dito, ito namang supply and demand. Okay, kasi ang mangyari dyan, yung supply mo yung positive 1, yung demand mo magiging yung negative 1. Okay, so okay natin kasi yun lang naman yung constraint. Tapos yan, check lang tong make unconstrained variables na negative. Tapos piliin ay simplex LP. Then, pipindutin nyo na yung solve. Okay? So, click solve. Yan. Yan. So, solver found the solution. All constraints and optimality conditions are satisfied. So, click OK lang. Okay? So, napansin nyo, same lang, di ba? 13 din yung total distance. Okay, tapos hanapin natin kung same lang ba yung lumabas dito sa on-road. So, balik tayo muna sa PowerPoint. So, sa PowerPoint, ang lumabas ay dito, ang lumabas ay OA. So, check natin na OA BDT. Kung tingnan natin kung OA BDT yung lumabas. So, tingnan natin na OA yan, B okay, B D, okay, D, T. So, pareho lang, guys. O, A, B, D, T, no? Basta same din na 13. Okay? Next naman is itong minimum spanning tree problem. So, ano naman to? Has similarity with the shortest path method. So, undirected and connected network is being considered here. So, same lang sila. However, the required property here is that the chosen links must provide between each pair of nodes. So, dapat pipili tayo ng links between each nodes. So, ito yung example niya. Ayan. So, each pair of nodes, dapat meron siyang pairing. Okay? Tapos, hindi siya dapat nakacycle. Ayan, pansin nyo.
walang connection yung C tsaka E. Kasi nga, hindi dapat nakacycle yung spanning tree. Okay? So, nodes of a network are given but not the links. So, yung nodes, balik tayo dito. Yung mga nodes, given yan, okay? Pero hindi daw yung mga links. Kasi pag sinabi mo kasing link, cycle kasi yun eh. Okay? Kaya walang cycle or links dyan. Sunod, instead, potential links and the positive length for each, if it is inserted into the network, are given. So, ito yung paunti-unti, yung binibigay. Okay? Kung paano natin siya kinokonect. So, alternatively, measures for the length of a link include distance. So, pwede yung mga link na yun, yung mga lines, pwedeng maging distance, cost, and time. So, the aim here is to design the network by inserting enough links to satisfy the requirement that there be a path between every pair of nodes. So, dapat may path sa kada node. And to satisfy this requirement in a way that minimizes the total length of the link. Of the links inserted in the network. So, dapat ma-minimize niya yung total length. So, punta tayo sa example. Okay? So, sa example, since the following network in figure 9.5, so, ito, letter C, a spanning tree, has n minus 1 equals 6 links with no cycle. So, ibig sabihin nito guys na n minus 1, kung ilan yung nodes, halimbawa yung given nodes ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, yung 7 na yun, pag minanis mo ng 1, 6. So, dapat magkakaroon tayo ng 6 links. Okay? With no cycle, sinasabi ko nga. Pansin nyo, isang ano lang yan, oh, wala siyang, kumbaga hindi siya umikot. Okay? From start lang to finish. Okay? So, tapos ilan yung naging link nito? So, ang link niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, tama. Okay? It is considered as a feasible solution with the value of 24 units for the total length. So, dito pag pinag-plus mo lang, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 4, 12 plus 5, 17 plus 7 ay 24. Kaya, 24 units total length. This is not the optimum value. So, we follow the next step. So, hindi pa yun yung optimum value. Ibig sabihin, mapapaiksi pa yan. So, ipapalo na, sundan natin yung next step. So, ito yung algorithm or yung steps na para sa minimum spanning tree. So, sabi sa una, select any node arbitrarily and then connect. So, any node. So, mas mainam kung magse-select tayo dun sa pinakauna. Okay? So, dito kasi, halimbawa, yung sa-select mo dito ay 2 kasi yun yung pinakamababa, diba? So, O to A, to yan, okay? Tapos, next step, identify the unconnected node that is closest to the connected node. So, dito, ang, tawag nito, ang pinaka-closest node ay ito, yung B. Okay? Tapos, siya din yung pinaka-may mababa, kaya yan, kinuha natin 2. Okay? Next, and then connect these two nodes. Repeat this step until all nodes have been connected. Okay? So, dito sa tie breaking, ties for the nearest distinct node. So, kung merong tie dun sa nearest step node or the closest unconnected node, okay? May be broken arbitrarily. Ibig sabihin, pipiliin natin yung kung ano mas mababang cost or yung distance. And the algorithm must still yield an optimal solution. However, such ties are a signal that there may be. So, pag makakita kayo ng mga ties, pwedeng magkaroon ng multiple optimal solutions. Kasi pwede naman yung isa yung piliin mo kasi patas lang sila, okay? All such optimal solutions can be identified by pursuing all ways of breaking ties to their conclusion. Okay? So, dito nga, pagpatuloy natin, yung malapit dito kay OA, ito, ay si B. Okay? Kaya, yun yung pinili natin. B. Tapos, ano yung malapit dito naman kay B? Yung malapit sa kanya ay si C tsaka si E. Okay, kaya ito, pinili na natin ito. Kinonect natin kasi 1 lang naman yon. And, no choice tayo kasi hindi natin pwedeng kung i-connect si O tsaka si C kasi magkakaroon na ngayon tayo ng cycle. Ayan, iikot na yan, no? Pag kinonect natin. Kaya dito talaga tayo. Okay? Kay B, C, or C, B. Tapos next, kay B naman, ano yung pinakamalapit? O, mas malapit si E kasi 3 lang siya. Ayan, no? 3 lang yung distance. Okay?
Eh, ito 4 kasi ito eh, kay CE. Kaya ito yung, dito tayo nag-connect kay B tsaka E. Sunod, anong malapit kay E? Si D, syempre, 1 lang yung distance niya. Tsaka dito, T na kaya 5. Okay, nagets yung spanning tree. So, ito yung ibang applications ng spanning tree. Okay, so design of telecommunication networks. Okay, sa mga fiber optic networks na yan, sa mga internet, computer networks, leased line telephone networks, lahat yan pwedeng pag-apply yan, itong cable television networks, netong spanning tree. Halimbawa, yung mga wires, okay, kung saan yung pinakamalapit, okay, from node to node, yung node, magsisilbi dyan yung ano, yung mga tower, okay, yun yung magiging node. As design of a lightly used transportation network to minimize the total cost of providing the links. Okay, halimbawa, yung rail lines nga, roads. Okay, so pwede rin siya sa transportation. Design of a network of high voltage electrical power transmission lines. Ayan, yung mga electrical lines pa rin. Okay? Design of a network of a wiring of an electrical equipment. So, kahit sa isang equipment lang, halimbawa, magde-design ka ng product, anong example na electrical equipment, okay? Bawa, welding machine, o paano mo ngayon ilalatag yung mga wiring nun, so pwede mo siyang gamitan nito, okay? Para ma-minimize yung total length ng wire na gagamitin. Next, design of a network of pipelines. Ito, syempre, mga tubo rin sa construction. Kasi sa construction, pag napunta kayo sa construction industry, pwede kayo mapunta sa mga pipeline lading. Okay? Pag nagli-lead ng pipes, syempre gagawa mo siya ng network study kung ano yung mag-minimize ng materials or ng mga pipes na gagamitin. Okay? Next application, itong tinatawag na maximum flow problem. So, the problem here is to determine how to route the various tram trips from the park entrance. So, yun yung problem. Paano daw i-route yung mga iba't ibang trips mula dito sa entrance yung O to the Scenic Wonder Station T. So, ito daw yung Scenic Wonder yung end station, yung station T. To maximize the number of trips per day. So, yung mga trips na yan, yung mga values na yan, mga trips yan. So, paano daw natin i-route para ma-maximize? Kaya nga tinawag siyang maximum flow problem eh. Okay, so, each tram will return by the same route it took. So, sabihin, kung saan siya dumaan, dun din siya babalik. Okay? On the outgoing trip. Sabihin kung ano yung mapipili nating trip. Okay? Or ano yung mga trips na gagamitin para ma-maximize. Kaya doon nakafocus yung analysis. So, the number of the base of the arrow gives the upper limit. Okay, so yung number daw doon sa base ng arrows, the number of outgoing trips allowed per day. Ibig sabihin, halimbawa kay O to A, 5 yun, tapos A to D, 3. So, yun yung mga upper limit of the number of outgoing trips allowed per day. So, bago natin i-solve, terminologies muna tayo. So, ang ibig sabihin ng source is where all flow through a directed and connected network originates. Bawa dong sa ano sa pinakauna start is yung O kasi yun yung pinanggalingan ng flow eh, okay, sa start. Tapos sink, ano ibig sabihin ng sink? Where all flow through a directed and connected network terminates. Okay? So halimbawa yung node T kasi napupunta sa kanya yung mga flow eh. Kaya sink siya. So transshipment nodes. So ano naman yung transshipment nodes? So, yung nodes A, B, C, D, and A. Ibig sabihin, sila yung mga in-between nodes. Okay? Sila yung nasa pagitan ng source tsaka sink. Okay? Next naman is yung arc capacity. Ano ibig sabihin? The maximum amount of flow that is allowed only in the direction indicated by the arrowhead. So, yun yung magiging maximum capacity. Okay? So, mamaya makikita nyo yan na nasa direction yan ng arrowhead. Next, residual capacities. Ano yung residual capacities? The remaining arc capacities after some flows have been assigned to arcs. Okay? So, mamaya makikita nyo yan kung ano yung residual. Sabihin yan yung mga natirang capacities pagkatapos mag-assign. Okay? Pagkatapos mag-assign ng flows, yun yung natirang capacities. Next is yung tinatawag na augmented path. So, ano yung augmented path? A directed path from the source to the sink. Okay? So, mula source hanggang sink, say mula kay O, node O, tsaka mo node T. In the residual network,
such that every arc on this path has a strictly positive residual capacity. Ibig sabihin, dapat yung mga residual capacities nung nasa path na yun ay positive, bawal magne-negative. Okay, so mamaya makikita nyo kung paano ba mag-beam positive tsaka negative yan. Next, the objective is to maximize the total amount of flow from the source to the sink. Kaya nga itong maximum, okay? Maximum flow problem. Kasi ma-maximize natin, okay? The total amount of flow. So, this amount is measured in either of the two equivalent ways, namely, either the amount leaving the source. So, yun, pwede natin dito yung mag-reference, amount leaving the source, o kaya yung amount entering the sink. Kasi same lang naman yun eh, kung ano yung lumabas sa source, yun din yung amount na papasok sa sink. Okay, so kahit ano sa dalawa, pwede natin gawing reference. So sa algorithm na tayo, or steps para sa maximum flow problem. Step 1 is to choose any path from the start, so from the start to end of the network. So, pipili tayo. Then, step 2, find the arc with the lowest flow capacity, okay, that is available going from a source to a sink. So, hanapin natin yung lowest capacity. Okay? Next, step 3, this lowest flow capacity is subtracted, so, ma-minus natin yon from the direction of source to sink, while in reverse direction, it is added. Ibig sabihin, yung lowest flow capacity na yun, ima-minus natin doon sa doon sa value na nasa buntot nung arrow. Tapos i-add naman natin siya sa value na nandoon sa may bandang ulo ng arrow. Okay? So, yun yung step 3. Next, step 4, complete the addition and subtraction to find the first iteration. So, may mga iteration dito. So, step 5, repeat steps 1 to 4 to find the next iteration until all paths have at least 1-0. So, makakita tayo ng 1-0 flow capacity. Ibig sabihin, dapat kahit isa doon sa path na yun, meron silang 0 flow capacity. May value na 0 doon sa bandang buntot, sa bandang buntot ng isang araw. Kung magkaroon ka ng isang 0 doon, okay na yun. Okay? So, apply na natin. So, ito yung mga iterations niya. Okay? So, sa iteration 1, ang pinili dito na line sa iteration 1 ay ito, yung OBET. So, OBET. Okay? So, arbitrarily pinili. So, dyan, sa pagitan yan, meron kang 7, ayan o, 7, 5, and 6. So, dyan sa mga yan, ano yung pinakamababa? Siyempre, itong 5. Okay? Kaya, ang ginawa dito, yun yung ano, yung unang flow, ayan o, kaya naging 5 yan. Okay, tapos yung 5 na yun, ima-minus mo dito sa 7, kaya naging 2. Okay? Next naman, yung 5 na yun, ipa-plus mo dito sa may bandang arrowhead. Okay, di ba ito yung arrowhead? So, plus mo yan, kaya yan naging 5 yan. Okay? So, next, yung 5 na yun, ma-minus mo dito. So, lagi ganun, nandito sa may buntot ng arrow, dun mo ima-minus, kaya nga naging 0, 5 minus 5, 0. Tapos dito sa may bandang head, ipa-plus mo syempre yung 5. Ayan o. Okay? Sunod, yung 5 minus mo kay 6, kaya naging 1 to. Tapos, plusan mo dito ng 5, kaya nagkaroon ng 5 dyan. Syempre, 5 din yung nandito kay T, yung lumabas sa kanya. Okay? So, nuggets, ba't ganun yung iteration 1? Alright, so, iteration 2 na tayo. Ang pinili naman dito sa iteration 2 ay itong OADT. So, ito yung iteration 1 ay nasa taas. Okay? So, ang pinili naman ay itong O, A, tapos D, T. Okay? So, dyan, ano yung pinakamababa? Kasi dito, di ba, 5, ayan o, 5, 3, tapos 9. So, ang pinakamababa dyan is 3. Kaya nga, yung ito, naging 2 to. Kasi, 5 minus 3, 2. Tapos, paplasan mo lang dito ng 3, kaya may 3 dyan. So, dito, 0 na kasi 3 minus 3. Okay? Tapos, dito, magkakaroon na ng 3. Tapos, dito, 9 minus 3, kaya 6. Tapos, paplasam lang ng 3. Okay, so, yung sa iteration kanina, 5, diba? O, kaya naging 8 kasi plus 3 lang. O, 8 din to, plus 3. Okay, so, nag-gets yung iteration 2. Next naman, itong iteration 3. Okay? So, syempre, reference natin iteration 2. Sa iteration 3, ang pinili ay OABDT. So, saan yun? So, O, A, B, D, T. Okay, so, yung pinili. So, yung pinaka
mababang flow dyan. So, ang meron dyan ay 2, 1, tapos merong 4, and meron 6. So, doon tayo magre-reference sa flow, yung nasa buntot ng araw. So, ang pinakamababa dyan ay 1. Okay? Kaya nga, mula 8, yung flow, di ba, 8 yan, naging 9. Okay? Tapos, ganoon lang ulit. Add and subtract lang. So, dito, kaya naging 1 yan kasi 2 minus 1, 1. Ito naman, paplasan mo, 3 plus 1, kaya naging 4. Tapos, dito, naging 0 na yan kasi 1 minus 1. Tapos, dito, naging 1 kasi 0 plus 1. 1. Tapos, dito naman, naging 3 na lang kasi 4 minus 1, 3. Tapos, ito 0, kaya naging 1 yan, no? 0 plus 1. Okay? Next, ito naging 5 na lang kasi 6 minus 1, 5. Tapos, ito magiging plus 1, kaya naging 4, yung 3. So, 9 din yung nasa ano. So, nuggets kung paano maging iteration. Next naman is yung iteration 4. Siyempre, yung reference na natin dyan ay yung iteration 3. So, ang pinili dyan ay OBDT. So dito guys, hindi ka hihinto hanggang hindi yung kadapat wala siyang ganito na mayroon siyang zero diyan. So dapat yung kadapat na yon magkakaroon ng zero dito. Okay? Kahit ano diyan dito magkakaroon ng una dapat ito maging zero, okay? Para huminto tayo. So mayroon pa kasi OBDT naman. So yung OBDT ay ito OBDT. So mayroon pa yan, no? Kasi may 2 pa, may 3, may 5. Okay, so gagawin natin dapat 0. So ang pinakamababa dyan sa 2, 3, and 5. Siyempre yung 2. Kaya nga, plus 2 na yung 9. Yung 9 naging 11 na. Okay? Tapos ito naging 0 kasi 2 minus 2, 0. Tapos ito 5 plus 2, 7. Okay? Tapos ito naman, 3 minus 2 kaya 1. Ito naman, 1 plus 2 kaya 3. Ito, 3, ito naman ay 5 minus 2, kaya naging 3. Tapos 4 minus 6, ay minus 2, or plus 2, sorry, plus 2, kaya naging 6. Okay? So, yun lang, tatandaan nyo lagi. Okay, yung pag nandito tayo sa bandang arrow, magpa-plus, pag nasa buntot, is minus. Okay? So, 11 din yung nasa labas niya. Okay? Next naman is iteration 5 na tayo. So, meron pa rin, dapat gawing 0 yung flow. So, dito ang pinili natin ay OCEDT. So, saan yun? Ito, OCEDT. Okay? So, ano yung lowest din na flow? So, 4. 4. Tapos, ito ay 1. Ito ay 3. So, 1 yung lowest. Kaya nga 11 naging 12. Okay? Tapos, minus plus lang ulit. Yung 4 naging 3, yung 0 naging 1, yung 4 naging 3, yung 0 naging 1, tapos yung 1 naging 0, 0 naging 1, yung 3 naging 2, tapos yung 6 naging 7. Okay, so 12 din yung nandito. Okay? Next naman, iteration 6 na kasi meron pa rin hindi 0 na flow. So dito ang pinili natin ay OCET. Okay, so ito yon. OCET. Okay, kasi meron pang ano dyan, 3. Okay, may 3 pa dyan. Dito may 3 rin. Tapos 1. So, ang lowest na naman ay 1. Kaya mula 12, naging 13. Okay? So, yung 3, naging 2. Yung 1, naging 2. Okay? Tapos yung 3, naging 2. Yung 1, naging 2 rin. Tapos, yung 1 dito, 0, yung 5 naging 6. So, 13 din dito. 13 din sa dito. Okay? Sa sink. So, ganyan lagi. Dapat pareho sila yung value ng nasa source tsaka sink. Next naman, yung iteration 7. And last na rin. Kasi, maubos na rin yung flow. Lahat magiging 0 na. Okay? So, dito, pinili ay OCEBDT. So, OCEBDT. So, medyo mahaba siya. So, ayan, mayroon ka ditong 2. Dito naman 2. Tapos dito ay 5. Dito ay 1. Dito ay 2. So, anong lowest? Yung 1. Kaya nga, yung 13 naging 14. Okay? So, yung 2 naging 1. Yung 2 naging 3. So, yung 2 dyan naging 1. Yung 2 dito naging
3. Tapos yung 5 dito, naging 4. Yung 0, naging 1 dyan. Yung 0, or yung 1 dyan, naging 0 dito. Okay? Tapos yung 3 dyan, naging 4. Tapos yung 2, naging 1. Yung 7, naging 8. Tsaka 14. Okay? So, mapapansin nyo, lahat ng path, guys, ay may 0 na. Bawa, pag dito ka dumaan, okay, may 0 na yan. Pag dito naman, may 0 na rin. Pag dito, may 0 na rin yan. Pag dito, okay, pag dito ka dumaan, dito, may 0 na rin yan. Pag dito naman dumaan, yan, o ito, may 0 na rin. So, lahat nung dadaanan papunta dito sa T, 0 na. Kaya, yan na yung there are no more augmented paths na tinatawag. So, the current flow pattern is optimal. So, 14 na yung optimal, okay? Na, or the maximum flow, 14 na. Kasi lahat may 0 na eh. So, dito naman tayo sa some applications ng maximum flow method or problem. Okay? So, some applications. Maximize the flow through a company's distribution network from its factories to its customers. Okay? Siyempre, may flow yon ng materials and products. So, pwede natin ma-maximize yon. Next. Maximize the flow through a company's supply network from its vendors to its factories. So, pag napunta kayo sa supply and management, okay? Kayo yung magpaplano kung paano sinusupply yung sinusupply doon sa network ng mga vendors, yung mga product, okay? So next, maximize the flow of oil through a system of pipelines. So pipelines pa rin, ma-maximize yung flow ng oil. So maximize the flow of water through a system of aqueducts. Okay? So pwede yan. Maximize the flow. So, kahit anong may flow, pwede natin labigyan ng application yun dito sa maximum flow of vehicles through a transportation network. Okay? So, ngayon, para naman gawin yan dito sa Excel. So, ganito naman gawin yung maximum flow sa Excel. Okay? So, isusulat nyo lang dito yung capacity, okay? From to. Sulat nyo lang lahat ng nodes. O to T dito. Tapos sa by rows naman, O to T din. Sabihin, O to O, so 0 naman yung nakalagay. Wala naman nakalagay, kaya 0 yun. Tapos O to A, 5 yung nakalagay doon, kaya 5 yan. O to B, 7. So, ganun. Pag walang nakalagay, 0 lang lalagay nyo. Okay? So, pag meron, syempre lalagay nyo yung capacity. Next, lalagay nyo, lagagawa tayo ng flow. Ito yung may highlight. So, ganun din. O to T rin yan. Tapos O to T rin dito. Yung from to. Yun nga lang, isa-sum natin. Column sum. Okay? So, dito, sum lang yan ng kada isang column. Okay? Tapos, dito naman, row sum. Yan, sum lang din yan ng kada isang row. So, dito, napansin nyo, naka-highlight ito kasi nga, yan yung magsisilbing maximum flow natin. Kasi, yan, dito sa formula sa max flow, in-equals lang natin, no? Yan, no? In-equals lang natin dyan. Kasi yun din naman yung magiging sagot eh. So yan, pwede rin naman dito, equals mo dito. Kasi same lang, diba? C, O, tsaka T. Okay? Kaya kahit saan dyan, pwede mong i-reference sa dalawa na yan. So ito, pinireference ko dito, itong C, C, O. Okay? Tapos yun dito, isasam mo lang din yung mga rows. Okay? So madali lang, no? Pag ganyan, pwede na tayo gumamit ng Excel solver. Okay? So una, yan, click data lang. Tapos yung solver. Okay, so i-reset muna natin. So dito, sa set objective is ito, yung flow. Okay? So sa set objective, itong set objective, itong 24, yung flow. Okay? Tapos, max yan kasi maximization nga. Tapos sa by changing naman, ito yung pipiliin natin, yung mga naka-highlight na color yellow. Okay? Then, mag-a-add constraint tayo. So, dito, sa unang constraint, isi-select natin dito sa cell reference yung flow. Okay? So, dito, sinasabi lang na yung flow ay dapat hindi siya lumagpas doon sa capacity. Kaya nga, less than equal dito sa capacity. Select natin lahat. Dito, hanggang dyan. Capacity, tas add. Okay? Tapos, next constraint naman ay itong cell reference natin yung
Ito, yung row sum. Okay? Nung mga in-between nodes. Ano? Hanggang dito lang. So, ulitin natin. Kasi, nasama natin yung T. So, dapat hanggang dito lang. Mula dito kay A, hanggang dito sa sum ni E. Sa in-between nodes lang. Okay? So, yan ay equals. Dapat daw equals yan sa dito. Sa sum naman ng column sum. So, wag din natin sabihin na yung O tsaka T. Dito lang, sa in-between nodes. Diba? Dapat pare-pareho kasi sila. So, add. Okay? Next naman na constraint ay dapat pareho yung value nito. Okay? Yung na kay T. Node T. Yung sa sync. Dapat pareho lang siya. Equals doon sa value naman ni source ito sa O. Okay? Kasi yun yung value nito eh. Sa row sum yan nito ng O. Ito naman column sum ni T. So, okay na yan. Click OK. So, bali naging tatlo yung constraints natin. So, click lang ulit ito, yung make unconstrained variables na negative, then simplex LP, then click solve. Okay? So, ayan. Solver found the solution. Click OK. So, same yun, no? Bas, diba? Yung maximum flow ay 14. So, check natin ngayon ito. Kung pareho lang ba doon sa ating solution. So, dito, si O hanggang A ay merong 4. So, palit tayo dito sa iteration 7, yung last iteration. So, O hanggang A, ayan, no, may 4 siya. Okay? So, pareho. Tapos, O kay O tsaka B, 7. So, dito ay magre-reference sa iteration 7, ha. So, O tsaka B, ayan, 7. Okay? Tapos, O kay C, 3. Okay? So, O kay C, 3. Ayan, 3 yung nasa malapit kay C. Tapos, A kay B, 1. So, A kay B, ito may 1, yung malapit kay B. So, tama. Sumunod ay A kay D, 3. So, A kay D, 3. Ayan, tama. So, kung check yun, guys, pareho lang yun dun. Okay? So, tama, pareho yung ating naging sagot. Okay, so dito na tayo sa last part, yung minimum cost flow problem. So, kung may maximum cost flow problem, meron namang minimum cost flow problem. So, ano ba to? So, the network is a directed and connected network. Okay, so sabihin, kada node connected, tapos may mga arrows din yan, and kasi directed. So, at least one of the node is a supply node. So, pag makakita kayo doon ng node, mamaya sa example natin na positive value, yung supply na nasa kanya, or yung value na nasa kanya, supply siya, okay, pag positive. Ngayon, at least one of the other node is a demand node. So, at least isa rin doon, merong negative value na node. Ibig sabihin, demand siya. Ibig sabihin, humihingi siya ng value. Kaya nga siya negative value. Then, all the remaining nodes are transshipment nodes. So, ang transshipment nodes naman ay merong zero value. Okay? Kasi yung mga transshipment nodes na yan, tinatawag ding intermediary nodes. Kung saan, pwede siyang maging daanan ng mga supply and demand. Okay? So, next, flow through an arc is allowed only in the direction indicated by the arrowheads. So, yung flow nga ay dapat doon tayo nakabase sa arrowhead kung saan papunta. Where the maximum amount of flow is given by the capacity of that arc. So, yung maximum amount niya, nandun naman sa loob ng arc yung capacity. Nakalagay naman. If flow can occur in both directions, so this would be represented by a pair of arcs pointing in opposite directions. So, kung pwedeng vice versa yung flow, magkakaroon ng dalawang line, okay? Na magkabaliktaran, okay? So, next. Continuation lang. The network has enough arcs with sufficient capacity to enable all the flow generated at the supply nodes to reach all the demand nodes. So, dapat pareho sila. Halimbawa, yung total supply ay 30. Dapat yung total demand din ay 30. So, may hawig ito sa transportation method, guys. So, next, the cost of the flow through each arc is proportional to the amount of the flow.
okay, where the cost per unit flow is known. So proportional siya kasi i-multiply natin yung flow na yon, flow per unit, doon sa cost per unit para malaman natin kung magkano ba yung pag-flow, okay, o pag-deliver ng materials na yon doon sa path na yon, okay? Next, the objective is to minimize, kaya nga tayo minimum cost flow problem, to minimize tayo, the total cost of sending the available supply through the network to satisfy the given demands. Okay? So, an alternative objective is to maximize the total profit from doing this. Eh, syempre, pag na-minimize mo yung cost ng pagsusupply, dadagdag yun as profit. Okay? Kaya mamamaximize din yung profit. So, ito yung mga ibang mga applications, okay, ng minimum flow problem. Typical kinds of application. So, pwede siyang operation of a distribution network. So, yung mga nagdi-distribute ng mga products doon sa mga markets, pwede. Okay? So, yung mga goods ay nandoon sa mag-act siya as supply nodes. Siya yung value doon sa node, yung mga source of goods. Tapos yung transshipment nodes naman doon, ayun yung magiging intermediate storage facilities. Diba? Yun yung may zero demand and supply. Ibig sabihin, pwede nga siyang daanan ng supply and demand. Okay? Kaya storage nga siya facilities. Tapos, demand nodes. So, syempre, yun yung mga customers. Sa solid waste management naman, yung supply nodes doon ay sources of solid waste. So, pwede yun. Magiging source ng mga basura. Next, transshipment nodes. Siyempre, yung mga processing facilities. Baga doon dadaan lahat ng ano, ipaprocess na basura. Tapos, demand nodes, siyempre doon sa mga landfill. Kasi doon yung papasok eh. Doon maiimbak. Okay, so yan pa, iba pa. So, hanggang dito sa cash flow management, hanggang cash flow yan. Okay, may application. So, dito tayo sa example ng minimum cost flow problem. Itong B sub A na yan, pag makita kayo niya, bisabihin, yan yung quantity ng supply. Kasi positive siya, kaya supply. Supply dito kay node A. So, pag nakita kayo ng B sub A, B sabihin, quantity yan ng supply. Okay? Dito. Eh, pwede rin siya maging quantity ng demand kapag negative. Eh, pa ito, positive to eh. Kasi ito namang tunayan, yan yung cost, unit cost kapag nag-travel ka or naglagay ka dito kay B. Okay? So, ang capacity lang ng arc na to, ng line na to, ay 10 lang. Okay? Basta makikita nyo yung mga numbers dito sa line or sa arc. Sa arc, yun yung unit cost ng pagta-transfer. Okay? As itong B, yan, supply din yan, 40. Itong C, ito yung naging transshipment nodes. Siguro storage to. Okay? Ito namang CAD, C sub AD, yun din yung cost. Okay? So, same lang ito ng mga numbers. Cost. Kasi pag cost, nire-represent natin ng C. Okay? So, dito, isa lang inilagyan ng CAD po kasi pareho lang naman dito sa iba yan. Okay? Tapos, dito naman, merong UCE. Ibig sabihin, yan yung capacity na naman. So, dalawa yung may capacity, guys. Una, itong AB, tsaka itong CE. Okay? Yun yung may capacity, dalawa. Sumunod, ito nga, negative to. Kasi, demand. Nagde-demand siya. Okay? Demand node. Dito, pansin nyo, pwedeng pumunta kay DE, tapos pwede ED. Okay? Yan yung mga cost. Tapos ito, demand din to, negative 60. So, at pareho lang naman yung supply dito. So, 50 plus 40 is equal to 90. It's negative 30 plus negative 60, negative 90. So, same lang. Okay? Feasible ito kasi same lang yung supply and demand. So, ito yung pinaka-problem niya. Yan, the network given. So, yung given na network is the distribution network of Distribution Unlimited Company. So, yan. The quantities given in the figure provide the values of B sub I. Yun yung net flow generated at node I. Yun yung value nung nasa node. Tapos yung CIJ, yun yung cost, okay, per unit through the arc or the line. Okay? Line I to J. So, pag makita naman kayo ng UIJ, yun yung naman yung capacity, arc capacity naman. Tapos yung BI naman, yun yung values in the figure. Okay? In the yun nga yung BI pa rin are shown in the square brackets by the nodes. So the supply nodes is B sub I is greater than 0. R A and B. So dapat greater than 0
In the company's two factories, the demand nodes. So meron siyang demand nodes na dapat ay less than zero. Ibig sabihin negative kasi nga pag supply ay positive, pag demand naman ay negative. Okay? So warehouses and transshipment node nga ay C. Okay, distribution center. So in CIJ, cost of the transportation values are shown next to the arcs. Meron nga doon sa mga line, may mga numbers or yung cost. In this example, all but two of the arcs have arc capacities exceeding the total flow of generated. So, pareho naman 90 yung supply and demand. Okay? So, yung capacity naman for our practical purposes ay ginawa nating infinity doon sa mga walang capacity. Okay? Kasi as much as possible, i-maximize natin yung capacity. So, the two exceptions are arc AB kasi nga meron silang capacity. Ano ba yung AB? May 10. Tapos yung CE naman, may 80. Okay, so yun yung dalawang exemption. So, for the solution, isulat muna natin yung kanyang primal model. Dito naman, imaminimize mo, okay, yung summation, syempre, ng mga cost. Ayan o, ibig sabihin, itong 2 na yan, z is equal to 2, minumultiply lang doon sa allocation kay AB. Ibig sabihin kasi ng X allocation yon. So, pag minultiply mo nga, per unit yun eh, makuha mo yung total cost na imiminimize. Okay, tapos ito naman yung subject to constraints niya. Ito naman yung mga line, okay, na pwedeng supplyan. Kasi diba doon kay A, meron siyang 50 na supply. So, pwede niya isupply kay AB, pwede naman kay AC, tsaka AD. So, dito kasi ano, pwede nating isupply kay AB, AC, tsaka AD. Okay? Tapos, ito naman si 40, pwede niya isupply kay AB and BC. So, bakit negative yung AB? Kasi, baliktad. Okay? So, kung magsusupply man siya doon, ibabalik niya kay A, eh, pabaliktad na yung kaya negative. Okay? Kasi ito, positive to BC. So, ganun lang guys. Ano ba? Dito, 0 naman. Ayan. Kasi, ibig sabihin lang nito guys, ito yung mga value doon sa node. Tapos yung mga nilalagay naman dito, yun naman yung mga lines o yung mga arcs na pwede nilang pag-supplyan. Okay? Tapos dito makapansin nyo, equals to 0 lang yan. Kasi pag pinag-plus natin both sides of the equation, ano, 90 plus 90, 0. Tapos ito makakancel yung kada variable dyan. So 0, 0. Okay? Tapos ito yung mga kaya nga yung 0-0 kasi dapat ganyan dapat talaga yung setup para masatisfy yung supply and demand. Tapos yung constraints, ito yung capacity ng AB, okay, tsaka CE. Okay? Tapos dapat lahat ng allocation ay greater than or equal to 0. Okay? So for the solution using network simplex method. So gagamit tayo ngayon ng network simplex method dito. Okay? Ibig sabihin lang nito guys, yung simplex method na ginamit natin na tabular, dito naman, ang gagawin naman natin, nasa network naman yung simplex. Okay? So, the upper bound technique is used or use the upper bound technique because the network is capacitated. So, ibig sabihin, meron kasi siyang capacity. Ayan o, meron nakalagay dito, 10 tsaka 80. Kung wala yung capacity, hindi tayo gagamit nitong upper bound technique na tinatawag. Okay? Which is chosen arbitrarily. So, dito sa dalawa na to, papili tayo nung una dyan. Okay? So, suppose, halimbawa, we choose arc AB. Itong AB na to. Okay? So, the following changes happen to the network in order to balance it. Pag ginamit mo kasi itong upper bound technique, so, ayan, ang mangyayari nyan, pag may pinili kang arc na mayroong capacity, mababaliktad yung kanyang line. Di ba kanina yung arrow niya nandito? Mula kay A papunta kay B. Ngayon, binaliktad dahil sa upper bound technique na tinatawag. Mapupunta ngayon siya dito kay A yung arrow. Tapos, dahil nga ni-reverse natin, yung cost doon mababago din, magiging negative 2. Okay? Tapos, dahil nga ni-reverse natin yung flow, okay? Yung 50 dito kanina, yung 40 dito kanina, kasi di ba kanina 40 to, yung nasa B. Okay? So, dahil nga sa upper bound technique, itong line na to, okay, itong part na to ay nabago.
So, dito, yung direction ay napunta na kay A. So, B to A na. Tapos, yung cost ay naging negative kasi na-inverse nga. Negative cost na yon. Tapos, yung capacity, ganun pa din naman, 10. Tapos, yung value dito naging 50. Okay? Kasi in order na makapagbigay siya ng 10, kailangan madagdagan yung 40 maging 50. Tapos, ngayon, mabibigyan siya kasi ng 10, di ba? So, mag-a-adjust to. So, magiging 40 dapat yan. Okay? Di ba, 50 siya. So, naging 40 na lang. So, yun yung epekto nitong upper bound technique. Pagkatapos ng upper bound technique, okay, gagamit tayo nitong tinatawag na spanning tree. Okay? Diba, kanina pinag-aralan din natin to. To get the basic feasible solution. Yung BF, basic feasible solution yan. So, for the arcs not in the spanning tree, okay, so yung mga gagawa nating spanning tree doon sa ginamitan natin ng upper bound technique, okay, the non-basic arcs set the corresponding variables, okay, equal to 0. So, ibig sabihin, yung mga hindi masasama dito sa spanning tree natin, yung mga xij nila or yij, ibig sabihin yung mga supply, equals natin sa 0. Okay, so for the arcs that are in the spanning tree, yung mga arcs na nasa, or yung mga line na nasa spanning tree naman, basic arcs yon. Solve for the corresponding variables. So, isolve natin yan in the system of linear equations provided by the node constraint. So, may solving tayong gagawin dyan. Next, a feasible spanning tree is a spanning tree whose solution from the node constraint also satisfy all other constraints. Okay, so dapat yung mga supply ay greater than 0. Okay? Yung mga flow. Tapos, yung capacity naman, syempre dapat less than dun yung flow. Okay? Less than or equal sa capacity. Okay? So, ganun din naman pag yij. So, pinagkaiba lang guys ng x sub ij tsaka y sub ij. Kasi ang xij, yun yung, halimbawa, a to b. Ngayon, kapag bumaliktad yun, naging b to a, magiging y na yun. Kaya yun yung ibig sabihin ng y dyan. Kumbaga, bumaliktad, binaliktad natin dahil sa upper bound technique. So, magiging y yun. So, next, the fundamental theorem for the network simplex method says that the basic solutions are spanning tree solutions. So, yun yung magiging una nating solution gamit yung spanning tree. And conversely, and the BF solutions are solutions for the feasible spanning trees and conversely. So, ibig sabihin, pagsasamahin yan kaya sabing conversely, yung BF solutions tsaka yung sa, nakuha sa spanning trees. Okay? So, ito na yung initial feasible spanning tree. So, paano nakuha yan? Discuss natin. So, dito guys, paano ito nakuha ang spanning tree? Ito. Kasi yung spanning tree na yan, yan yung ito magsisilbing first feasible solution natin. So, paano nakuha? Kung matatandaan nyo, dun sa spanning tree part, yung diniscuss natin, di ba sabi, pag spanning tree, dapat wala daw cycle. Okay? So, kaya ang pinili dito ay yung mga lines na hindi magsa-cycle. Kasi kapag sinama mo itong AC, magkakaroon na ngayon ng cycle yan. Ayan o, AC, kumbaga magkakaroon ng enclose. Kasi ang sabi kasi sa spanning tree, dapat hindi nag-i-enclose. Kaya hindi sinama. Eh, pag sinama mo rin naman ito, okay, pag sinama mo to, okay? Eh, may enclose din yan. Kaya rin hindi sinama. Okay? Ilalaw naman din yung isa dito, yung pabalik. Okay? Yung pabalik E to D. Yan, hindi sinama kasi magkaka-enclosure nga. And, mas pinili, okay? Mas pinili itong BC. Yung BC kaysa dito sa BA. Okay? Kaysa dito sa BA. Kasi, meron siyang ayan, kaya pinili ito, yung BC kaysa BA, kasi hindi ka naman makakapag-supply dyan ng 50. Okay? Kasi 10 nga lang yung capacity na nandyan, yun, 10. No? Kaya not possible, dito pwede pa. Eh, kasi wala namang capacity dito sa BC. So, ito yung piniling spanning tree. Okay? Ayan, kaya nga ito ay 40. So, nag-supply siya ng 40. Tapos ito ay, so dito okay lang, okay? Okay lang na sumobra yung sinupply niya. Kasi di ba 30 lang naman ang kailangan nito. Okay lang kasi may kakayahan naman siyang mag-deliver, okay, ng flow dito sa baba. Kasi kulang pa ng 10 dito eh. Kaya yung sumobra sa kanya, ibibigay niya na lang dito sa baba, kay E. Okay, kasi 50 pa lang mabibigay nito.
So, okay lang. So, yun yung naging spanning tree. Nagets, paano nakuha itong spanning tree? So, itong spanning tree na ito ay yung nagsilbing initial feasible spanning tree and solution for the example. So, initial solution. Okay, so next part niyan ay choose the entering basic variable. So, dito, pagpipilian natin yung mga lines na wala dun sa spanning tree na nakuha natin. So, ano yung mga lines na yun? BA, AC, tsaka itong ED, yung mga lines na pagpipilian natin. So, sabi dito, choose the non-basic variable which when increased from 0, okay, will improve Z as the fastest rate. Okay, so, pag binawasan daw natin siya, or pag, okay, so yun yung pipiliin natin, ha. So, isa-isahin natin yun. Okay, so dito pinakita, ang pinili ay itong AC. So, bakit kaya AC? So, check natin. So, dito sa AC nga, ayan o, the incremental effect on AC cost by adding AC to the flow, theta, the initial feasible spanning tree. Kaya siya pinili, kasi nung sinolve, okay, dito, diba sa objective function, ayan sa objective function, no, yung pinag-plus lahat ng cost, kasi diba pag C cost yan, bawa yung cost ng AC, ayan, AC, for theta yan, so nilagyan siya ng theta, plus yung cost ng CE. CE naman ay ito. So, in the same direction siya, guys. Kaya, plus theta siya. Okay? Kaya, CE, CE theta. Kaya nga dito, naging theta na lang kasi 1 theta yan eh. Sabihin, kung ano yung value ng theta, yun na rin yung magiging value dyan. Tapos, plus, ito na, naging negative. Negative yung DE. So, bakit negative yung DE? Kasi, in opposite direction siya, guys. Kaya siya naging negative. Kasi, diba, itong line na to, malaki, ito yung pinili mo na ipasok sa AC, eh, diba? So, papunta siya kasi dito kay E. Okay? One direction yan, papunta dyan. A, C, E. Okay? Ngayon kasi, si DE kasi, dito naman siya sa other direction. Mula siya kay A, D, E. Kaya, opposite direction siya dun. Kumbaga, or opposite path, okay? Opposite path siya. Kaya, naging negative yung theta. Kaya, naging minus 3 theta. Yung mga 4 na yan, 1 na yan, 3, yan yung mga cost, remember? Yun yung mga cost na nasa line. Tapos plus, cost AD. Okay? Yung AD naman ay negative din yun kasi nga nasa kabilang direction. Okay? Kaya minus 9 theta yun. Okay? So pag sinimplify mo yan, 4 theta plus theta, 5 theta minus 3 theta is 2 theta. Okay, so minus 9 theta is negative 7 theta. So, kung isiset natin yung theta na equals sa 1, so isiset talaga natin siya na equals to 1. Bakit? Para maiwasan yung pagpapalaki pa ng cost. Kaya, halimbawa, gagawin natin siyang 1. Ang mangyayari niyan, yung Z, okay, yung rate ng pagbabago sa Z, okay, dito sa formula natin, as yung AC nga, pinasok natin, is increased. Okay? So, yung theta dyan, magiging 7, negative 7, okay? Ay, yung Z dyan, okay? Yung change ng Z, magiging negative 7. So, dahil nga dito, because the objective is to minimize, yun yung objective eh, i-minimize, diba? Objective natin. So, this large of decrease, so, itong malaking pag-decrease kay Z by increasing, kasi in-increase natin yung AC, is very desirable. So, desirable siya. Kasi ang nami-minimize niya yung objective function. So, AC becomes a prime candidate. So, naging candidate yung AC na yan. So, solve naman natin yung ibang part. Okay? So, ito naman, sinolve yung BA. Okay? So, sa BA naman, ayan, sinolve siya. So, negative, kasi negative yung 2 eh, no? Negative theta. Tapos, plus 9 theta. So, plus ito guys, yung sa 9 theta, kasi in the same direction lang siya. Okay? So, plus 3 theta, the same direction. Then, dito na ngayon magkakaroon ng minus 1 kasi other direction na yung CE. Kaya, naging 1 times negative theta na yon. Tapos, yung 3 naman, naging negative theta. Okay? So, pag sinimplify mo yan, is equal to, halimbawa, negative 2 theta plus 9 theta is 7 theta plus 3 theta, 10 theta. Okay? Minus 1 theta, 9 theta. Minus 3 theta, 6 theta. Okay, so positive siya guys. So hindi siya desirable kasi ang ano na kasi natin ang objective function ay dapat minimize. Ito positive. So hindi siya desirable. So mabalik nga muna pala tayo dito. Bakit zero itong kay BC? Kasi wala naman siya doon sa loob ng cycle. So yung computation nito guys,
computation nandun sa loob ng cycle eh, no? Yung nasa enclosed, okay? Enclosed path. Enclosed path na A, C, E, D, naka-enclosed. Ito kasing B to C, wala siya sa loob eh. Okay? Kaya hindi siya naapektuhan, kaya zero lang yung theta doon. Okay? So, itong ano, itong BA, hindi desirable kasi positive. So, ito namang ED naman, okay? So, yung ED, dalawa lang yan. Itong ED lang tsaka DE. Bakit dalawa lang? Kasi itong mga nasa labas, yung AD, tapos yung BC, tsaka CE, wala, nasa labas siya ng cycle eh. Okay? Nasa labas siya ng cycle nung piniling arc. Kasi ito lang yung cycle, oh. ED tsaka DE. So, silang dalawa lang. So, positive yun kasi pareho lang sila ng direction. So, positive 5. So, hindi rin siya desirable. Okay? So, ibig sabihin, yung AC nga, yung desirable na ipasok natin. Ayan. So, this effect is the desirable. So, pag pinasok natin yan dito, guys, ayan, oh, the second feasible spanning tree and its solution for the example. So, ito yung second feasible spanning tree na. So, bakit naging ganito? Okay? So, bakit tayo nag-come up dito? Sa mula dito, nag-come up tayo dito. So, dahil lang, kaya naging ganito, kasi diba yung AC yung ipapasok natin. So, itong AC na to, lalagyan natin siya nito, ng theta. Ayan o, theta. Okay? So, magpa-plus minus theta lang din tayo dito. Okay? So, ito dito, yung 50, hindi apektado yan kasi nasa loob nga yan nung enclosed path. Okay? So, hindi siya kasama. Hindi siya nagbago. Okay? Sumunod naman, itong 50 plus theta na yan kasi nasa loob nga siya nung direction. Okay? So, kaya plus theta. Samantala dito naman, minainusan ng theta kasi nga nasa kabilang side siya ng direction. Ito ang minainusan din ng theta. Ngayon, ang pinakamalaking value na pwedeng ilagay sa theta ay 10 lang. Ayan o. Kasi kapag more than 10, magiging 0 na ito. So, diba sabi, dapat puro equals to 0 or more than 0 yung mga supply. So, hindi pwede mag-negative yung supply. Kaya 10 yung naging value ng theta dito. Kaya pansin nyo, yung AC, nagkaroon na ngayon siya ng 10. Tapos, yung dito yung 50 kanina, naging 60 na. Tapos, nawala na nga yung DE. Nawala na yung DE. Okay? Tapos, ito, yung 40, naging 30 na lang. So, yan na yung pangalawang solution. So, sakto naman kasi, diba, ang rule dito, N minus 1. So, meron tayong nodes na 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong supply na 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, N minus 1 na, ano natin, na sunod natin. Okay? So, yan yung pangalawang solution. Next. Okay, so this is the calculations for selecting entering. So, ito naman yung pag-compute kung ano yung susunod natin i-enter na basic variable for iteration 2. So, dito guys, pansin nyo, yung mga non-basic non-basic arc, yung magiging reference. Ayan o, yung mga wala dito. Diba, yung BA, wala, DE, tsaka ED, yung magiging reference sa pagko-compute ng susunod ng entering variable. So, dito guys, nung kinumpute to, halimbawa, BA yung ano, pinili, kay BA. So, mangyayari, kung BA, kasama niya yung AC, tsaka BC. Sabihin lang nito, kinumpute nga lang niya yung enclosed path. Okay? Kinumpute niya. So, dito, syempre, yung value o yung cost ng BA ay negative 2. Tapos, along dapat din naman yung ito, yung AC, yung cost nun ay 4, kaya plus 4, okay? Tapos, yung cost naman ng BC, na nasa ibang direction siya, 3 yun, diba? Kaya minus 3. Kaya naging negative 2 plus 4 minus 3 ay negative 1, okay? So, next naman, kung i-consider naman yung DE, okay? DE naman, so mula D hanggang kay E, ang makakasama niya ay si CE. Okay, CE, tapos si AC, tsaka AD. Kasi nga, enclosed path na naman. Hindi na natin sinasama si BC. Yun yung computation. So, si DE, meron doon cost na 3. Okay? So, mind the direction na. Tapos si CE naman, may cost na 1 o naging negative 1 siya. Kasi nasa kabilang direction nga siya. Okay? Negative 1. Tapos si AC, o ka-direction niya rin si CE, kaya negative siya. Yung 4 doon naging negative 4. Tapos, si AD naman, nasa direction siya ni DE, kaya naging positive. Okay? Plus 9.
So, positive 7 yung lumabas. Ngayon, kung si AD naman yung pipiliin, ito yung mga i-consider, si AD, okay, AD, AC, tsaka si CE pa rin. Hindi pa rin kasama si BC kasi nga, nasa labas siya ng enclosed path. Okay? So, ang value ni ED, syempre positive yan yung mga napipili. Okay? Positive. Maliban dito kasi negative na talaga kanina yung BA eh. So, positive ED yan. 2 yan. Tapos, yung AD naman, okay? AD ay nasa kabilang direction. Kumbaga opposite direction. Kaya, negative 9. Okay? Tapos, yung AC naman, nasa direction yun ng ED. Kaya plus 4. Pati yung CE na sa direction kaya plus 1. So, equals yan ay negative 2. So, ang pipiliin dito guys is yung minimum. Ayan o. Yung negative 2, pinakamababa. Okay? So, kaya nga dito nakalagay o. X sub ED is equal to theta. Okay? Tapos, wala naman siyang capacity dun, di ba? So, as much as possible, optimize natin. Kaya nga infinity yung allocation niya. Okay? Yung theta pwede mag infinity dun. Okay? Sumunod naman, yung AD naman, okay? Yung AD, so lahat ng ito guys, yung mga kinoconsider dito, nasa enclosed path ulit, ha? Hindi kasama yung BC, ha? So yung AD naman, 30 yun, di ba? 30 minus theta. Okay? Ma-minus theta lang. Kasi nasa opposite direction na yun yung AD. Kaya minus. Okay? Tapos, so yung theta dyan ay dapat 30 lang kasi pag lumaki pa ng 30 yan, eh magiging negative na, bawal 'di ba magkaroon ng negative na na flow, okay? So next naman yung AC naman, okay, so may 10 ka diyan. So plus 10 yan kasi ka-direction niya ng ano eh ED, kaya plus theta yan. So mangyayari, infinity rin yung kasi pwede mo yung taasan ng taasan eh. Okay? Sumunod naman yung 60 naman plus theta. Plus pa rin yan kasi yung CE na yan, ka-direction din yan ng AC tsaka ED. Okay? Eh kaso meron kasi diyang ano eh, meron yang capacity na 80, 'di ba? 80 lang nakalagay. Okay? So, ibig sabihin yan, 20 lang yung pwede 20 lang yung pwedeng maging value ng theta diyan. So, yun yung pipiliin, lalagay mo diyan 20. Okay? 20 diyan. So, ang pipiliin natin diyan sa mga pwedeng maging value ng theta, syempre yung pinakamaliit itong 20. Okay? Ngayon, pag napili na natin yung 20 na yan na pinakamaliit, ima-minus na ngayon natin yan sa mga supply. O dito, di ba kay AD, ang supply dyan ay 30. Ngayon, naging 10 na lang kasi minus natin ng 20. Okay? Tapos, ito kayo na kay ED. Wala naman dyan, di ba? Hindi kasama sa solution nyo yan. Kaya nagkaroon ka na ng 20 ngayon dyan na supply. Ito naman kay AC, o di ba 10 lang kanina dyan? O naging 30 na kasi nag-plus nga tayo ng 20. O dito nga pala, bakit nawala yung CE na line? Kasi inapplyan natin yan ng spanning tree. Okay, sa spanning tree, 'di ba, dapat hindi siya naka-enclose. Okay? So ito isa itong spanning tree, wala siyang enclosure. Kasi kapag meron pa ditong CE, may enclose na siya. So hindi 'yun spanning tree, 'di ba? Spanning tree method. At dahil nga nawala 'yun, okay, tinanggal. Yung negative, yung 0 kanina dito, napunta sa kanya yung 80 dito na capacity. Okay? Nagkaroon siya ng negative 80. Kasi nga, kukunin niya yung supply nitong B at saka A. Okay? Kasi diba 0 siya kanina, kaya naging negative 80 siya. So, ito na ngayon yung adjusted network with unit cost at the completion of iteration 2. Okay? So, ito, nadagdag to, diba, yung ED natin. Okay? Ang mga nakalagay naman dito yung mga unit cost. Bali, ang mga wala na ngayon dito, itong BA, EC, tsaka DE. Okay? So, the living basic variable, yung supply ng CE, ito yung CE, okay? Was obtained by the variable reaching its upper bound. So, ibig sabihin, kinuha yung, ito yung 80. Kasi yun yung upper bound niya, ibig sabihin yan yung capacity niya. Therefore, by using the upper bound technique, so, ginamitan din dito ng upper bound technique. Yung CE is replaced by 80 minus CE. Ibig sabihin ng minus CE, binaliktad. Imbis na CE, minus YCE. Ibig sabihin kasi ng Y na yan, imbis na CE, naging EC na siya. Kaya nabaliktad na yung arrow. Okay? Is the new non-basic variable. So, non-basic variable na ngayon siya.
Okay, at the same time, the original arc CE, okay, with positive 1 and yung capacity nga niya is 80, is replaced by the reverse. So, i-reverse mo yung arc na EC. Okay, so naging negative na nga yung cos. Parang yung ginawa lang dito sa BA, di ba, ni-reverse lang din. Na negative 1. Okay? Pero syempre yung ano, capacity doon, 880 pa rin. Ang papapalitan nga lang dito, kasi susupplyan niya kasi ito eh, kaya mapupunta dyan sa kanya, si, kay C. Kaya yung values ni, yung value na nasa node E, BE, kay dito, ay mapapalitan. Bakit naging, naging 20 ito? So, naging 20 yan, kasi nga, nag-add tayo ng 80. Kanina kasi negative 60 yun, di ba? So, negative 60 plus 80. Okay? Nag-add tayo ng 80 dyan, kaya naging 20 na lang. Tapos, yung sa BC naman ito, kanina 0 yan, di ba? Siyempre, magma-minus din tayo dyan ng, magma-minus tayo ng 80. Kaya naging minus 80 dyan. Kasi papunta na ngayon sa kanya eh. Okay? Papunta na ngayon sa kanya yung direction yung flow. Kaya kailangan magkaroon siya dyan ng demand. Okay? Tapos itong si E, yung ano, node E, kanina negative siya, nagde-demand siya ngayon, hindi na, naging supply pa siya, nagkaroon siya ng 20. Okay? Kasi nag-plus tayo ng 80. So, ganun yung pag, pag-a-apply nitong, una, spanning tree, tapos in-apply natin itong upper bound technique. Okay? Sa upper bound, alam nyo na yung binabaliktad yung line. Tapos magkakaroon ka ng mga adjustments. Kasi nga, may mga maapektuhang values. Okay? So, dito na sa 9.5, calculations for selecting the entering basic feasible. So, iteration 3 na tayo. Yung kanina, iteration 2 yun eh. So, dito, una yung BA. So, itong mga to, non-basic arc, ito yung mga hindi kasama. Ha? Ulit yung BA. Okay? So, sa BA, ang kasama dyan ay AC tsaka BC. Yung mga sinasama na naman, yung nasa enclosed path na naman. So, BA, negative 2 yung value nun, nung cost, plus 4, kasi plus siya kasi with the direction siya eh. Okay, 4 to yung AC, 4 yan eh. Minus 3 kasi opposite direction tong BC. Okay, kaya minus 3, so negative 1, yan. Sumunod yung DE naman, DE, o dalawa lang yung kasama niyan kasi nasa enclosed path nilang dalawa, yung magkabaliktaran sila ba, DE tsaka ED. Kaya, same direction nandun, kaya 3 plus 2 lang yun, kaya positive 5. Tapos sumunod yung EC naman itong ito EC na siya, 'di ba? Nabaligtad na EC. So sa EC ang kasama diyan ay ito, yung mga magi-enclose na path, yung AC, AD, tsaka ED, okay? So yung EC, yung cos niya negative 1 siya, okay? Tapos yung AC naman kasi nga opposite direction na siya ng EC eh. Okay? Kaya negative, ginaging negative yung 4 doon. Okay? Tapos, yung AD naman ay with the direction of AC. Okay? Pansin ninyo, mula EC, tapos pumunta ganito, diba? With the direction. Kaya positive 9 siya. Samantalang yung ED naman, opposite direction, kasi papunta dito yung EC. Ito naman yung ED dito. Kaya negative 2 yun. So, simplify to lalabas doon. Kukunin natin ulit yung minimum. So, yung minimum, pinakamababa ay yung negative 1. Okay? So, ibig sabihin, ang pipiliin natin dyan is na mag-enter ay itong non-basic arc na BA. Itong BA. So, dito, ayan o, YAB. Ibig sabihin kasi ng Y, binaliktad yung AB, naging BA. Kaya YAB. So, doon natin nalagay yung theta. Okay? So, doon, pwede lang tayo maglagay ng 10. Okay? Kasi may capacity yan, di ba? May capacity na 10 yung kanina dito. Kaya yung theta dapat dyan ay 10 lang. Sumunod, yung X AC. Sabihin yung supply naman ng AC. Okay? So, sa AC, o dito ini-evaluate natin yung enclosed path ha. Enclosed path lang. Kasi, enclosed path na kinabibilangan nung pinili natin. Okay? Na non-basic arc. Ito yon yung BA, AC, tsaka BC. Okay? Sa AC naman, okay? So, kanina, may 30 dun. Okay? 30 plus, dun, plus natin yung theta. So, infinity lang kasi wala naman doong wala namang capacity. Okay? So, next, yung BC naman. Okay? So, nasa opposite direction siya. Okay? Opposite direction. Diba, kanina doon ay 50 yun. Okay? 50.
E nasa opposite direction siya, kaya minus theta. Okay? So, ang pwede lang natin i-minus dyan, syempre 50 lang kasi magiging negative na pag tumaas pa ng 50. Okay? So, ang pinakamababa dyan is yung 10. So, yung 10 yung pipili natin pang minus. At syempre, pang plus din dun sa may mga paplasan. Okay? So, dito, pansin nyo, naging 40. Okay? 40, naging 40. Kasi kanina, diba dito, kanina, ay 30. So, nag-plus 10 tayo, kaya naging 40 siya. Kasi along the direction siya ng, ano eh, ng BA eh. Tapos si, yung kayo na dito na 50, naging 40 na lang kasi minus yun eh. Minus theta, minus 10, kaya 40. Okay, kasi nasa opposite direction siya ng BA. And then, yung kanina ng 50 dito, okay, yung kanina ng 50 sa node B, naging 40 na kasi na-adjust na. Okay, kasi 40 na yung maaano niya dito eh, masusupply niya. Okay? Kasi naging 40 na nga. Kaya naging, na-adjust din siya. Kasi yung kanina dito sa node A, di ba 40 lang yan, na-adjust na rin, naging 50 na. So, dito guys, nawala yung arc AB. Kasi papalitan na siya ni arc BA. Okay? Kasi yung variable na yun ay na-reach niya yung upper bound niya. Okay? Yung upper bound niya na 10. So, sa tuwing magkaroon ng variable na ma-reach yung upper bound niya, okay? Magiging zero yung allocation niya. Okay? Tapos yung arc niya, 'di ba nga ang kanina kasi naging A to B. Okay? Dahil nga na-reach niya yung upper bound niya, mababaliktad ulit 'yan dahil sa upper bound technique. Magiging hindi na siya BA, maging AB na siya. Babalik siya sa normal. Tapos yung allocation niya magiging 0. Okay, kaya pansin nyo dito, wala siya ditong AB. Okay? O isa rin siya, na-satisfy niya yung condition na spanning tree. Walang enclosed path. Dito naman sa calculation, kasi nga yung BA naging AB na. Okay? Yung AB magiging positive 2 na rin yun. Yung negative 2 kanina, positive 2 na yun. Tapos yung BC, kasi nasa opposite direction yung BC kaya minus yung ano or rather yung BC nasa along the direction of AB kasi pupunta tayo dito AB tapos BC nasa isang direction lang kaya plus ano plus 3 samantalang yung AC nasa kabilang direction niya nasa kabila kaya minus 4 so positive 1 so yung DE tsaka EC so ganoon lang din yung ginawa sa DE tsaka EC puro positive yung lumabas so none of the non-basic arcs gives a negative value of z, so an improvement in z cannot be achieved by introducing flow through any of them. This means that the current basic feasible solution shown in this in the following or in the next figure 9.25 has passed the optimality test, so the algorithm stops. So ito yung 9.26, ayan. So, bumalik na yung direction ng AB, positive 2 na siya. Yun nga lang, yung flow na allocated sa kanya, 0. Okay? Kasi nga, di ba ganun yung rule? Kapag yung isang ay na-reach niya yung upper bound niya, okay? Magiging 0 siya, tapos babaliktad yung kanyang direction. Okay? So, kung ilalagay natin sa yung optimal flow pattern sa original network, so yung original network niya kasi ito, di ba? So, ilalagay lang natin yung flow. Itong AB 0 doon, yung sa AC 40, BC 40, okay? Tapos 20 dito sa ED. Tapos 10 naman dito sa AD. So yan, makukumpute na natin yung total minimum cost. And so times lang, so 490. Okay? So, paano naman siya gawin sa Excel? Okay, using Excel minimum flow problem. So dito i-type niyo lang ito, yung from to, okay? Tapos ito yung magiging flow, yung i-ship. So highlightan niyo na lang, diyan magkakaroon ng values mamaya. Tapos meron ka diyan dalawang condition, itong less than equal, itong una, yung AB. Yun yung mga capacity kung nasan siya na line, yung CE naman 80 less than equal. Okay, tapos yung kada line na yan, ito yung mga unit cost of shipping or transporting. So, ito yung mga nodes. A to E. Tapos, itong net flow, ang gagawin mo lang dito is, ipagpa-plus mo lang lahat. Halimbawa, itong kay A, ipa-plus mo lang lahat,
yung meron si A. Pagpunta naman dito kay B, negative ito, yung una, kasi nasa 2, nasa 2 si B. Magiging positive lang yun kapag nasa from siya, okay? Kaya pansin nyo, naging negative itong dito kasi nasa 2 siya. Dito naman fast positive kasi nasa from. So, ganun lang. Ngayon naman, ito kay C naman. So, lahat ng may C. Dito negative siya kasi nasa 2. Dito negative ulit siya kasi nasa 2. Dito positive na kasi nasa from na siya. So, ganun lang gagawin hanggang kay E. Yung formula niyan. Okay? So, equals lang yan. Then, ito lahat ng... ito naman yung mga capacity, supply, or demand. Diba yung kay A, ito 50. Tapos yung AC, na, yung AC naman. Or kay B, okay? Yung kay A, diba 50. Tapos yung kay, yung kay B naman, 40. So, nilagay lang dyan. Yung kay C, 0. Ito 30, 60. Okay? Tapos, dito sa, ano, sa ating objective function, yung minimum cost, some product lang. So, some product nung lalabas dito, sa ship, tsaka itong unit cost. Okay? So, pwede na tayong magbegin sa ating solver. So, select data, solver, so, reset all muna natin. So, ilalagay natin yung objective natin ito. Okay? Tapos, minimum cost yan, kaya minimize. Tapos, by changing cell, ito, yung naka-highlight. Tapos, sa add to constraints, so, dito yung constraint na ilalagay natin, okay? So, ito yung simulan natin, na yung nandito ay, yan, less than equal na dito sa 10, okay? Kasi meron tayong constraint na ganyan. Tapos, add natin. Sunod, yung nandito naman, okay, less than equal na nga dito sa 80. Okay? So, add. Sumunod, itong lahat ng net flow, so, select natin lahat ng net flow, equals, so, select natin yung equals, dito, okay, sa supply and demand. Okay, so okay. Next, check nyo ito lagi, tapos simplex, tapos solve. Okay, so the solver found the solution. So pareho ba sagot natin? Tama, di ba? 490. Tapos check natin yung sa dito, sa ating sagot. Ko-compare natin dito. Okay, so A to B, 0. A to B, yan o, 0, diba? Tapos, A to C, 40. O, 40 yan. Tapos, A to D, 10. Tapos, B to C, 40. Okay? Tapos, C to E, 80. Ayan o, C to E, 80. Kasi, sum lang nitong 40 and 40 yan eh. Sunod, yung D to E, 0. D to E, o yan, 0. Tapos, last yung E to D, 20. Oh, so, pareho yung kinalabasan ng ating Excel. Okay? So, paano naman kapag non-capacitated network o yung walang capacity na mga arcs? Kasi, yung una natin sinolve is merong dalawang arcs na merong capacity. Paano naman pag walang capacity? So, ganito ang gagawin pag walang capacity. Okay? So, ito example natin. A, B, C, D, E. Okay? So, yung A yung start, tapos yung E naman yung so, yung A yung source, tapos yung E yung sink. Okay? Tapos yung mga B sub A na yan, pag makita kayo ng mga ganyan, B sub B. B sub A niyan, yan yung supply o kaya demand na nasa loob ng node. Halimbawa ito, positive 6 to. So, may supply si node A, okay, na 6. Ito naman 0, ibig sabihin, ano to, pwede itong maging storage, okay? Kasi zero lang yung ano niya, supply niya. So, dadaanan lang siya. Ito naman, B sub C, 4. Okay? So, yung mga negative ito, negative 5. Sabihin ito, may demand to. Yung E naman, negative 5. So, may demand din yan. Okay? So, paano ba sinosolve yan? Pag yung mga lines, puro cost lang nakalagay, tapos wala namang capacity. So, ganito yan. So, next. Una, start with basic feasible solution. So, arbitrarily. Okay? So, syempre dito, kung papipiliin ka, dito mo papadaanin. Okay? Kasi, ito kasi meron na itong dan eh. Meron na itong supply eh. Itong node C. Di kaya dito mo papadaanin yung supply ni B sub A or ni node A. Okay? Dito, sa may zero na to.
kasi pwede ito daanan ng supply. Okay? So, yan. Padaanin mo dyan yung supply mo na 6. Sa AB, dumaan yung 6. Okay? X, ibig sabihin dito na X supply. Okay? Pinadaan na supply. Tapos, siyempre, mula dito, yung 6 na sinupply, kay B, mapupunta kay BD. Okay? Yun, masasatisfy itong negative 5 ni node D. Okay? So, may 1 na lang na natira dyan sa kanya. Samantalang ito naman, si node C, meron siyang 4. So, nagsupply ito ng 4 dito. Okay? Eh, may 1 pa na natira dito. So, 5 yung pwedeng isupply. So, masusupply pa yan dito kay E na negative 5. So, nasatisfy lahat. Kasi pareho lang naman yung total amount ng supply sa demand dito eh. Kasi 'di ba, ang dito ay supply 6 tapos supply 4, so 10. Kasi yung demand supply demand 5, demand negative 5, demand negative 5. So negative 10. So pareho lang, 10 plus negative 10 0. So ayun. Balance yung ating network. Okay? Tapos meron tayong solution na 1 2 3 4. So 4. Eh 5 ito. So 5 minus 1 4. So tama lang yung solution natin. Kasi 5 nodes eh. 5 nodes minus 1, 4. Ibig sabihin, tama lang tayo. Hindi siya degenerate. Kasi kapag hindi sumakto, ibig sabihin, degenerate yun. Okay? So, mamaya makikita nyo paano ang gagawin pag hindi sumakto. Okay? So, kung meron na tayong basic feasible solution, ang next na gagawin ay i-check natin yung optimality niya by dual variables and complementary slackness. So, kung matatandaan nyo yung dual variables, pinag-aralan natin yan sa OR1 nyo, kung saan ginagawa nating kino-convert natin yung primal model sa dual model, okay? So sa dual model kasi merong ganitong may ganitong constraint eh, no? W sub I minus W sub J less than or equal to Cij, okay? So alam naman ninyo na yung WI yun yung pag kasi nakita mo yung I, ibig sabihin yun yung nasa node, okay? WI yung nasa node yun. Yung node nung origin, yung I kasi 'di ba nakita na kayo nung nilalagay na arc I to J, ibig sabihin yung I doon, yun yung origin. Tas to J, ibig sabihin yung J, yun yung destination. Kaya itong W sub J, yun naman yung dual solution naman ng destination, okay? So tatandaan nyo yun, yung pag nakita kayo ng I, yun yung pinanggalingan. Sa pagkakataon ito, kasi partner nyo yung W, ibig sabihin, solution yun nung node na pinanggalingan, minus yung solution naman, yung dual solution na, kasi dual variable yan, di ba? Pag W, it represents dual variable. Okay? So, pag J naman, WJ naman, yun naman yung dual solution naman ng nung destination, kasi J siya. Halimbawa, dito sa AC, ang dual solution ng pinanggalingan o origin na node ay A, kasi A to C yan eh, papunta sa C. Tapos yung WJ mo naman, ito namang na kay C kasi siya yung destination. Okay? Samantala itong Cij, di ba, pag nakita ka ng C, ibig sabihin cost yun. Okay? Cost yun nung sinupply. Okay? Sinupply. So, ito yun yung mga nasa line, yung 6, 8, 6, 3, yung mga nasa line yun yung cost. Okay? So, gagamitin natin yung formula na yan. Okay? Kung para masatisfy yung optimality. Okay? Optimality nung nakuha nating basic feasible solution. Tsaka ano naman yung tinatawag na complementary slackness. Kasi itong dual constraint na ito, okay? Nakuha kasi yan nung ginamitan ng complementary slackness yung primal model. Okay? So, sa complementary slackness kasi kinukuha lang yung mga values ng slack, kaya nga tinawag na slackness eh. Okay? Yung magiging value ng slacks doon. Kasi pag kinuha mo yun, makukuha mo itong dual constraint na ito. So, yung derivation na yun. So, diretso na tayo dito. Huwag na tayo dumaan sa may derivation. Kasi ito naman yung pinakamalagay sa network. Okay? Basta ito yung gagamitin natin na formula para ma-check yung optimality nito. Itong dual constraint na to. Okay? Yung mga dual variables na yan. Okay? So, ganito yan. So, una, di ba, ito meron na tayong nakuwang mga solution. So, yung sa sync, okay, sa sync tayo magsisimula. Ililet natin yung sync na yon na magkakaroon siya ng dual solution na, W sub E, ibig sabihin yan,
dual solution ni E, okay, ni node E, o kaya ni sink, i-equals natin siya sa 0. Okay? Kasi isa pa sa concept ni complementary slackness, kapag nag-let tayo ng isang amount sa isang solution, masusolve natin yung iba-ibang solution. Okay? Kaya dito, maglilet lagi tayo ng 0. Magsisimula tayo dito kay sink sa dulo. Ililet natin siya. Yung dual solution niya na equals to 0. Okay? So, next step naman, kukumpitin natin yung magiging dual solution ng mga dinaanan ng mga primal solution. Kasi, ito yung solution, di ba? Yung mga kulay blue. Yan. Dito, A to B, B to D, D to E, C to D. Di ba yun yung mga primal solution, yung mga nakakulay blue. So, kukumpitin natin ngayon yung mga dual solution niya. Itong mga, yung mga W sub E is equal to 0. Yun yung mga, basta may mga W, dual solution yun. Okay? So, kukumpitin natin yung lahat ng dinaanan. So, ibig sabihin, hindi natin kukumpitin yung dual solution ng mga hindi dinaanan ng kulay blue. Ibig sabihin mo yung wala sa solution. Okay? Kukumpitin lang natin yung dual solution ng mga basic variables. Kasi yun yung basic solution, feasible solution. Okay? So, ito, W sub E is equal to 0. Lagi yan, nililit natin equal to 0. So, sumunod sa kanya, ito si D. So, kukumpitin natin yung dual solution niya. So, ang computation dito is, itong 0 na to, ipa-plus mo lang dito sa 4. Okay, yung sa cos. So, 0 plus 4 is equal to 4. So, ibig sabihin, si D, meron siyang dual solution na 4. Okay? Next naman, ito, unahin natin si C to D. So, 4 yung naka-I D. So, ipa-plus lang natin si 4 dito kay 6. So, 4 plus 6 equals 10. Kaya, yung dual solution ni C naman ay 10. Okay? Next naman, ito naman kay B, D. Okay? So, yung kay D ay 4. So, 4 plus 5. So, ang magiging dual solution ni node B ay 9. Okay? Then last, itong kay AB. So, ang dual solution ni B ay 9. So, ipa-plus natin kay 8, sabihin 17 yung dual solution ni A. Okay? So, yung dual solution na yan, gagamitin natin yan sa pagkukompute na itong W sub I minus W sub J less than or equal to Cij. Okay? So, kukumpitin natin yan. Una, kukumpitin natin yan sa mga non-basic arc. 'Di ba pag sinabing non-basic arc, 'yun yung mga arc o yung mga line na wala doon sa solution. Ibig sabihin yung mga hindi nakakulay blue dito, itong AC, CE, tsaka BE. Okay, so simulan natin dito sa AC, kumpitin natin. So ganito 'yan. Yung W sub I diyan, okay? W sub I ay ito nga yung pinanggalingan. So 17 siya yung pinanggalingan 'di ba? 17 minus W sub J, yung pinuntahan niya. So ano ba yung dito sa pinuntahan sa C? So 10 'yan, 'di ba? So kaya minus 10 'yun. Okay? Tapos itong Cij, transpose lang kasi natin, transpose. Okay? Kaya naging negative 'yan. Pinag-minus lang natin lahat. Kaya si yung Cij, yung cos nito ay 6, so minus 6. Okay, so positive 1. So dito pipiliin natin yung pinaka-positive, okay? Pinaka-positive na number, pinakamalaki kasi ibig sabihin, 'yun yung pinaka violate sa ating optimality condition. Okay? Kasi dapat maging negative to eh. Para maging negative lahat ng computation itong kulay green na to. Itong Wij minus Wj. Tapos may transpose kasi ito magiging minus Cij. Dapat maging negative para maging optimal siya. Okay? So, ito positive to. Pwede natin gamitin yung mga. So, kumpitin pa natin yung dalawa. Ito naman yung next. Okay? So, yung nasa B ay 9. Kaya 9 minus yung nandito sa destination niya, yung E, 0. So, minus 0. Tapos, yung cost dito ay 7. So, minus 7 is equal to 2. So, mas malaki to. Then, last, kumpitin natin to. Pinanggalingan niya, 10. Minus yung pinuntahan, 0. Minus 3, yung cost. So, 7. So, ito yung pinakamalaki, yung 7. Ayan, sabi, since there is at least one positive value, yung mga na-color green, hindi pa to optimal. Okay? So, we will choose the highest positive value to enter. Itong 7. Ibig sabihin, itong CE, yun yung pipiliin natin para i-enter, umenter doon sa network natin as basic feasible solution. Okay? Magiging parte siya ng basic feasible solution. Magiging kulay blue siya dito yung gagawin natin. Okay? So, next slide tayo. Ayan, pansin nyo, si CE, naging kulay blue na siya. Okay? Kasi, siya nga i-enter natin eh. Okay? So, dito, syempre, pag hindi tayo
pag hindi wala tayong ginawa dito, eh, hindi ito magiging feasible kasi 'di ba meron tayong 1 2 3 4 5 5 na nodes. Eh ang mangyayari dito kung idadagdag pa natin si CEM, magiging 5 na rin yung solution. Eh 'di ba ang sabi dapat n minus 1 or number of nodes minus 1, yun yung bilang ng solution. Okay? So kailangan may ma-eliminate dito sa iba kasi may pinasok tayong bago si CE. So gagamitin natin yun sa pamamagitan ng pag-a-assign nito. Ito ay tinatawag na theta, okay? So theta 'yan. So sa pag-a-assign niyan, dapat i-consider natin yung direction nung pinasok nating basic feasible solution. So dito ang pinasok kasi nating basic feasible solution ay si CE, okay? So ang direction niya ay mula kay C papunta kay E. Okay, so mag-a-assign sa maglalagay tayo ng theta. Ayan, meron siyang theta diyan. Okay? Ngayon, magma-minus tayo ngayon ng theta doon sa enclosed path niya. Okay, sa enclosed path niya lang kasi doon lang nagkakaroon ng effect, okay? Doon lang nagkakaroon ng effect nung nag-plus tayo ng theta dito. Okay? Ibig sabihin noon, dito kay AB, BD, wala siyang effect. So kumbaga wala siyang walang mangyayaring pagbabago kung magpa-plus man tayo dito. So, ang magkakaroon lang ng pagbabago dapat ay kay CD tsaka DE. Kaya, gagawa tayo rin ng pagma-minus naman dun. Okay? Minus theta dun kasi nga, hindi naman siya in the direction ng CE. Di ba ang CE papunta dito? CE. Eh, pagdating dito kay CD, oh, di ba, wala naman siya sa direction ni CE. Mabuti sana kung pagkatapos ni CE napunta siya sa EB, yun ibig sabihin isang direction yun, eh magkabilang direction sila, ibig sabihin dahil nagplus tayo ng theta dito magma-minus theta tayo dito sa 4 minus theta, okay? Tapos yung D naman dito E naman, eh syempre ka-direction lang yan ni CD, kaya minus theta lang din yan, okay? Ngayon, at yan lang yung ma-minusan natin kasi itong AB nga, BD, hindi naman naapektuhan yan eh, kaya hindi tayo magma-minus o magpa-plus dyan. Okay? So, dito, ang ano sabi, the highest value of theta is 4. So, yung pinakamataas na pwede nating i-assign sa value ng theta ay 4. Bakit? Para maiwasan natin yung negative flow. Kasi kung mapapansin nyo, eto, yung 4 minus theta, kapag tumaas pa sa 4, eh magiging negative to. So, hindi na siya feasible. Kasi isang condition ng optimality, dapat yung flow ay feasible. Okay, hindi siya, ay hindi negative, dapat positive. Kaya matatanggal itong CD na to kasi magiging 0 na yung flow dyan eh. Okay, tapos ito magma-minus 1 ka, magiging 1, ito magkaka 4 ka na. Okay, so kaya pag nire-write natin yan ulit, ito na yung magiging new solution niya. Siyempre, i-check ulit natin sa optimality. Okay? So, ito, walang nagbago. Yung 6 dyan kanina, yung dalawang 6, ito, nawala na sa solution yung CD. Okay? Tapos ito, naging 1, tapos nagkaroon na tayo ng 4 dito. O, ibig sabihin, na-satisfy na natin ulit yung N, number of nodes minus 1 is equal to the solution. Okay? Kasi may 5 nodes minus 1, 4 solution meron tayo. Okay? Siyempre, i-check pa natin ulit yan sa optimality niya, kung tama ba. Okay? Kung optimal na siya. So, next step, ulitin lang natin yung kanina. Yung paggamit ng dual variables tsaka complementary slackness. Okay? So, lagi yun, ganito. Laging zero yan, itong nandito sa pinakadulo, ililangin natin na zero yan para masolve natin yung iba. Okay? So, ito, 0 plus 4 yan. 4, W sub D, 4 din yan. Ito, 9 ulit. Ito, 17. Ito, C. Okay? So, ngayon, solve na natin yung mga non-basic o yung wala sa solution. Okay? Kung ano yung papasok. Dapat kasi, titigil lang tayo kapag negative na lahat. Eh, kung may positive pa, may papasok pa rin talagang non-basic arc. Okay? Magiging solution siya kasi may positive pa eh. So, pag kinumpit mo yan dito, ayan o, positive 9, negative 7, 2. Yung pinakamataas nun, gamit ito ha, yung using WI minus WJ yan ha. Okay? So, ulitin natin yung paano na-compute. So, dito, kasi nga yung pinanggalingan mo, yung WI mo, W sub I mo ay 17, kaya 17 yon. Minus yung W sub J mo o yung destination mo ay ito. Yung C, kaya meron siyang 3, kaya minus 3. Tapos itong minus, itong cost, kasi tatranspose itong CIJ. Yung CIJ kasi yung cost. Minus 6, eh, no? 6 yung cost dyan. So, positive 9. So, ganun yung pagkocompute. Kaya ang pinili dito sa tatlo na to is ito. Ipapasok natin yung AC kasi siya yung pinakamalaking positive. Okay? So, ipapasok natin siya sa pag-a-assign pa rin ng theta. Okay? Mag-a-assign pa rin tayo ng theta. So, dito, yan, naglagay na tayo dito ng theta. Tapos, kukonsider natin dito yung direction.
Okay, so ang direction nitong nilagyan natin ng theta ay A to C. Ibig sabihin, opposite direction niya yung A to B, tsaka B to D. Kaya tingnan nyo, nag-minus tayo ng theta dyan. Ibig sabihin, kung ano yung dadagdag natin dito na theta, ima-minus natin dito kasi nasa opposite direction siya. Okay? Tapos, syempre itong D to E, kadireksyon lang yan itong AB, AB tsaka BD, di ba? Isang direction lang yan. Kaya may minus 1 din yan. Okay? Tapos, ito namang CE, okay? Yung CE na yan, ay kadireksyon itong nilagyan natin ng theta, yung AC. Kaya plus theta yan. So, ganun ang tatandaan nyo. Kapag kadireksyon, nung nilagyan natin ng theta o yung mag-enter na basic arc, plus yun. Okay? Ngayon, pag hindi siya kadireksyon, ibig sabihin, sa ibang direksyon siya, minus theta yun. Okay? So, dito mapansin natin, yung pinakamalaking value ng theta na pwede nating i-assign ay 1. Kasi nga naman, dito, pag lumaki pa sa 1, magiging negative na yan. Para mawala na rin tong DE. Okay? At mapalitan ni AC. Okay? So, rewrite natin ulit. So, ano ang mangyari? Ayan, meron na tayong AC, wala nang DE. Kasi may 1 dyan, di ba? 1 minus 1, kaya 0 na yon. Kaya ang napunta dito, yung 1 sa AC. Tapos ito kanina, di ba, nag-minus 1 tayo, kaya 5 na lang. Kanina kasi 6 yan. Tapos ito kanina, nag-plus tayo, di ba? Kaya 5 na yan, kanina 4 yan eh. Okay, so ito yung bagong solution. Siyempre, check pa rin natin for optimality. Okay, so ganun lang yung cycle, guys. So, di ba, mas madali lang yung steps kapag walang capacity. Okay? Kasi doon sa may capacity, meron ka pang computation na ginagawang iba, di ba? Gumagamit ka pa ng upper bound method, okay? Kasi nga may boundary, may capacity yung network, kaya gumagamit tayo ng ganun, ng upper bound method. Samantala dito, hindi na, rekta na, okay? So, next, check optimality by dual variables and complementary slackness ulit. Gagamitin ulit natin to, okay? So, lagi ito, i-assign natin yung sink, yung pinakadulo na x equal to 0. Tapos, ayan, so 0 plus 3, kaya naging 3 dito kay C. Okay? Tapos, next 3 plus 6, kaya naging 9 dito kay A. Okay? So, dito, maiiba dito, guys. Bakit siya maiiba? Kasi pansin nyo, ito na yung magiging ito na yung magiging origin, tapos ito na yung magiging destination, okay? So, ang given lang natin dito is yung origin, tsaka yung cost. Kasi dito sa mga una, ang nagiging given kasi natin yung destination tsaka cost, di ba? Kaya pinagpa-plus natin. So, dito baliktad na, kasi wala tayo yung destination, okay? So, para makuha yung destination, ang gagawin, yung cost, ima-minus mo na lang dito kay, dito sa origin. So, 9 minus 8, 1. Kaya 1 dito kay B, okay? Next, ito last natin, yung D. So, paano natin nakukuha yan? Ganun ulit. Ganun yung formula niya. Okay? So, mangyayari niyan, 1, kasi yung origin mo 1, minus yung cos, 5. So, negative 4 ngayon siya. Okay? Negative 4 yung kay D. So, kumpitin na natin yung itong CIWI minus W sub J. Okay? Ito. Tapos, minus CIJ. Okay? So, dapat negative lahat ito. Pag may nag-positive, yun yung mag-enter variable ulit. So, yung kinumpit na, ayan, puro ito, negative, negative. Okay? So, yung naging positive lang si CD, ibig sabihin, papasok siya as basic variable. So, papasok natin siya. So, ganun lang guys. Ulit-ulit lang, a-assign ng theta. Assign na naman ng theta. So, yan, nilagyan natin ng theta si CD. Okay? Tapos, yung direction yung mahalaga dyan. Kasi mamaya, malagyan nyo siya ng minus theta o plus theta, mali pala. O kaya, nilagyan mo siya nun, hindi naman pala siya maapektuhan. So, ang crucial dito guys, sa paglalagay ng theta, is yung pagkoconsider ng direction. Okay? So, since yung direction nito, ni CD, ay kadireksyon niya to sa AC. Ayun, di ba, kadireksyon niya? A to C, C to D. So, kadireksyon. So, kaya nag-plus 1 tayo dyan ng theta. Samantalang ito sa A to B, B to D, hindi niya kadireksyon yun. Okay? Opposite yun. Kaya, pansin nyo, minus theta yan. Minus theta. Okay? Tapos next naman, ito naman hindi siya naapektuhan. Ayun 'yung sinasabi ko. Huwag kayong magpa-plus o minus dun sa mga hindi naapektuhan. Okay? Yung CE, hindi siya naapektuhan. Okay? So bakit? Kasi nga merong kang mabubuo diyan na enclosed path. Ayun 'yung enclosed path. Ibig sabihin, diyan lang nakakaapekto yung pagpa-plus nung theta na 'yan. Okay? So yung tatandaan nyo. So, ang pinakamalaking value ng theta dyan ay 5, okay? Kasi, yung may mga minus, dun tayo magre-refer. Kasi 5 lang naman yung may minus dyan, eh. Pareho, eh. Okay? Kaya, ibig sabihin, mawawala tong dalawa, yung AB tsaka BD. Okay? So, paano yun? Magkukulang tayo ng
ng solution. Diba dapat apat? So, ganito na yon. Kasi kapag kulang na solution, ang tawag dito guys ay degenerate. Okay? Degenerate yung network. Kasi tatlo lang yung ano eh, yung solution eh. So ang gagawin natin doon, syempre, mag-a-assign tayo ng dummy arc, okay? So dito halimbawa, in-assign natin AB. Dummy arc 'yun na tinatawag. So yung dummy arc na 'yon, i-assign na lang natin siya ng flow na equals to 0. Okay? Para lang mabilang na apat yung solution. Okay? Kasi hindi tayo makakapag-proceed kapag hindi apat yung solution. Okay? Kaya ngayon nag-assign na tayo ng 0. Tapos ito kanina, 'di ba? 1 lang to. Naging 6 na siya kasi plus 5 yan. Plus theta yan. Yung theta natin kanina 5. Kaya 1 plus 5 naging 6. Ito kanina wala. Kaya ito yung pumasok. Kaya naging 5 yan. Ito hindi naapektuhan. 5 yan. Okay? So, next. So, dito, nung ginamitan siya natin ng dual variables, yung complementary slackness, puro negative na siya. Okay? Ibig sabihin, optimal na to. So, ito na yung final solution natin. Okay? So, pag final solution na siya, pag optimal na, i-compute na natin yung total minimum cost. Ita-times lang natin yung mga cost doon sa flow nila. Yung kakaibat nila na flow. O, diba? Yung 0. 0 yun. Yung arc na, yung ano natin, dummy, diba? Yung dummy. Yan. 0 times 8. Okay? 6 times 6. So, ita-times lang. 81 units yung cost, yung naging cost nun. Okay? Yun yung pinaka-total minimum. Na-gets? Para nakuha to. So, mas madali lang siya kesa dun sa network na mayroong capacity. Okay? Kasi paulit-ulit lang yung paulit-ulit lang din madali lang yung procedure. Okay? So, next, paano naman siya gawin sa Excel? So, same lang siya dun sa may capacity. Yun nga lang, syempre, tatanggalin natin yung constraint na capacity. Okay? Ayan. So, dito, yan, sulat nyo lang ulit yung from to. Tapos yung flow niya, yung i-ship, okay, yung i-deliver, burahin muna natin, ulitin natin yung process kasi may sagot na eh. Okay? Tapos yung cost niya, halimbawa A to B, ano yung cost, A to C, yan yung cost. Tapos yung nodes, lagay nyo lang A to E, okay? Tapos yung net flow, so yung net flow, ganito, same lang to sa ano, sa merong capacity guys, okay? Ayan o, magiging positive kapag siya yung, halimbawa sa A, yung A yung nahanapan mo ng net flow, puro positive yan, ayan o. Ayan, positive C4, positive C5, okay? Kapag kasi, si A kasi yung origin nila. Pagdating dito naman kay B, meron ditong isa kasi kay B na siya yung destination. Kaya negative yung C4, o, pansin nyo. Yung cell C4, negative yan. Kasi nga, siya yung destination. So, yun yung tatandaan nyo lagi. Pag mag-set ka dito ng formula, kung ano yung origin, yun yung positive. Kapag naging destination siya, negative siya. Okay? So, dito, yan, may isa ring negative kasi meron kang isang dyan destination na C. Tapos dito, dalawa yung negative niya kasi dalawa yung destination niya na D. Isa lang yung origin na D. Okay? Tapos dito, dito ay puro negative siya. Bakit? Kasi si E, kasi yun yung inuha natin ng net flow eh. Si E, puro destination, kaya puro negative yung nandyan. Okay? So, equals lang yan dito, equals natin sa supply and demand, okay? So, yung supply dito kay A, node A, 6. Kay node B, 0. Kay node C, 4. Kay node D, negative 5. Kay node E, negative 5. Okay? So, susulat mo lang yun. Tapos, yung formula dito sa ating objective function, yung minimum cost, is yung sum product lang nitong ship or yung flow, tsaka yung unit cost. Yun yung maging formula. Okay, so ready na tayo para i-solve yung gamit ang Excel solver. Okay, so punta tayo sa data. Okay, tapos click solver. Okay, so reset muna natin, reset all. Okay, so para mapakita. So yung sa set objective natin, ito 'yon, yung yan, yung minimum cost. Tapos syempre, minimum flow problem kasi to, kaya min. Okay, minimize natin. Tapos yung by changing cell ito. Okay, yung ship o yung flow. Tapos yung add natin dito, guys, isang constraint lang kasi wala na tayong ibang capacity. Yung capacity lang yung dumadagdag dito eh. So, ito lang yon yung sa cell reference na una, itong net flow. O sumobra hanggang dito lang eh. Okay? Tapos, yan, gagawin natin equals yan. Okay, that equals lang siya dito para masatisfy yung demand. Supply or demand. Sa constraint, yan, highlight na lang natin yan. Then, okay na yan. Okay? Tapos, check mo lang ulit lagi yan. Tapos, simplex. Then, solve. Okay?
So, okay lang. So, di ba, same lang, 81 yung lumabas. Tapos, yan yung mga, yan o, balikan natin kung same ha. AC, AC, CD, CE. Okay? So, AC, CD, CE. O, di ba, same lang. Tapos, same lang din na 81 yung lumabas. So, ganun yun, guys.